Pats. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Parang natutulog na yung iba. Malamig ba? Malamig? Yes. Pwede ko bang ma-invite yung mga nasa harap na mag-forward ba? O yung speaker kasi natin, sobrang galing nito, isa sa mga mentor natin. Yan. Mentor, naka-live na ba? Naka-live. Hi sa mga manonood ng Facebook Live ni Mentor Lina. Anyway, by the way, bago ko po ipakilala sa inyo yung speaker natin, pakilala muna ako. Hindi po ako speaker for tonight, pero ako po yung natasang mag-intro sa ating main speaker. So ako po si AJ Palmos from Quintarizan. I'm 30 years old. Mukha lang 29. Halata ba? Kasi nagagawa kayo nag-sorry. So nakilala ko si Sante because of product. Online kay Kuya Kim, and then na-try ko yung product. Katulungan ako ng product, and now, I'm doing the business full-time. Yan. Apps, ready ka na? Yan. So, yung speaker ready natin ngayon, isa to sa mga mentor ng Sante. So, wait ka na, Apps. Yan. To mentor natin na to, isa to sa mga nagmo-motivate sa amin every time na meron kami mga outing na tulad na Royal Tagaytay kami. Siya po yung nag-a-assist sa amin. And bakit po ako naging malalim dito? Kasi ito pong Sante Business Owners Orientation. Isa po ito sa mga key kung bakit mo gagawin yung isang negosyo. Lahat po ba rito member na? Sino po yung mga first timer natin ng SBO? First time. First time. O, madami. Palakpakin naman sarili. So, pakinggan na lang itong speaker natin na to. Sobrang galing. This person is our corporate training supervisor. Walang iba po kundi si Mentor Ian Pagkanlungan. Palapakan niyo po. Good evening. Thank you, AJ. Palapakan naman po lang si AJ. Alam niyo yung story ni AJ? AJ, balik ka dito po yung pangulang. Kasi AJ is a lupus survivor. Tama? So, na-feature siya sa at di-subscribe sa Sante Engage page saka sa Sante Barley official FB page. May kita niyo po lahat ng mga testimonies. I see a lot of new faces and beautiful faces at that. Wow. Gusto nila yun. Gusto nila yun. I see a lot of new faces. I'm sure most of you are new because nagpatawag ng simultaneous trainings. Tama? Kasi kanina sa Big Ten has one training also. Elite-driven dito, and then Mavericks naman. So, at the same time, we were having a meeting. So, double-double talaga. Double. Anyway, sa mga bago po sa Sante, welcome po. Okay, sa mga luma, palakpakan naman po natin mga bago. Nakakahiya naman. Parang pinalakpakan din nila yung sarili nila. I'm Ian Pagkanlungan. I happen to be a corporate training supervisor for Sante International. So, this is the Sante Business Owners Orientation, or we call it the SBO. Hindi na namin ginawa ng SBOO kasi redundant na. So, hindi rin namin tinawag ng SBO kasi pangit pakinggan. Kasi SBO, parang negative, di ba? So, SBO na lang. Okay? So, this is of course designed for members already, but if you're not a member, it's okay. You'll be a member later. Malinaw? Hanggang 8:30 to, itayin po namin yung bayad. Yung 59, 18, yung first half. Joke lang po yan. So, I'm here to, of course, guide you guys because this business is a serious business. But the question is, are you serious about your business? Yes. Wow, tahimik. That's a good answer. Kasi sometimes, hindi natin mayaalis. Mayroon mga nagiging membro, nakalagkad lang. Tama. They were here just for the discount or for the products. Pero, if you are clear sa sarili mo that you want business, this is the seminar to be. Okay, this actual seminar, the Sante Business Owners Orientation, will actually guide you on how you do the Sante business properly. Okay, so
I'm sure some are still having their dinner. Oh, sige. Expect about 100 more on this side. Pero dito muna tayo. Tayo muna dito on the right side or my left side. So you are the strong side for tonight. Mamaya yung pagbangga. Okay, mamaya yung baby. Mukhang naiintindihan na nila yung mga pag-uusapan natin. Anyway, so okay lang po ba if I introduce myself a little further para mas makilala niyo po ako. Kasi marami po feeling ko ngayon lang nakita. So, hindi po kayo masyado nanonood ng TV, no? Wala rin naman ako doon. Ang inyong pong kaharap, very quickly, ako po ay, they know me as someone from McDonald's. Kasi yun yung pinakamatagal ko ng work. I worked there for 3 years. And then shortly after graduating from college, first ko po mass communication, I graduated from Sante. I immediately applied for a job because McDonald's is not so quite a full-time job. You all know that, di ba? It's a part-time job lang siya. So excited ako magkaroon ng unang-unang trabaho. Ako po ay nag-apply sa isang opisina. Okay, I'm from Cavite, one of the largest, actually the largest in the Philippines pagdating sa export processing, nandun po sa amin. If you're familiar with EPSA, we call it PESA nationwide. No? EPSA kasi is the biggest sa buong Pilipinas. So ako po yung na-hire doon months after me graduating. Pero ako po yung nagtagal ng saglit na panahon lang. Gano'ng kasaglit? Mga 3 days po. 3 days lang po ako. After 5 or 6 years of college, 3 days lang po ako nakapagtrabaho sa opisina. Kasi ako po ay naimbita sa ganitong klaseng hanap buhay. Okay, ako po ay nakidnap, napuwersa, isinako, at itinaktak sa seminar room. Joke lang po yun. Ang nag-imbita po kasi sa akin, isang taong hirap na hirap po kong tanggihan. Napakasigasig, napakatsaga. Nakamit ka naman ng ganong tao? Yung sobrang tsaga, yung talagang persistent, yung po, ganun po yung sponsor ko. Sobrang tinaga ako, kinulit ako, hirap na hirap po akong iwasan. Nasa isang bahay lang po kasi kami nakatira. Actually, tatay ko siya. Tatay ko po yun. Alam mo na ito, AJ, natatawa ko pa rin. No? So matagal na pong joke ko, actually, mga 20 years ko na po binatagsak. Pero funny pa rin naman. Okay, so ako pininvita ng tatay ko at ang sabi sa seminar, pwede kang kumita dito sa ganitong hanap buhay ng 20 to 30,000 in 3 to 6 months kahit part-time. Kahit sino naman sigurong bata at age 21 mapapaisip. Tama o tama? Yes. Imagine, in 3 to 6 months time daw, pwede ka kumita ng 20 to 30,000. And I'm talking about 19, 20 years ago. Nakumawalaan nila yung ko. This was 19 years ago. Napakatagal na. About year 2000, 2001. So yung idea ng kumita ng 20 to 30,000 sa akin, that time, big deal. Tama o tama? In fact, kahit ka sa panahon ngayon, madadagdagan ng income mo ng 20 to 30,000, malaking bagay pa rin kahit ngayon 2020. Do you agree? Yes. Sino tatanggay sa extra 20 to 30,000? Wala naman siguro dito. Tanga, everybody needs some extra cash. So, sa madaling sabi ako po ay nagbukas isip. In English, nag-open mind. Okay? Nag-open mind po ako. At pinakinggan ko yung sponsor ko. Unang-una dahil sinali niya na ako. Binember niya na ako, AJ. Wala nang atrasan niya. So, true enough, inaral ko po yung business. One of the things na, one of the seminars na katulong sa akin is this, the orientation. So, inaral ko mabuti, but I was not just somebody who joined. I really devoted my full concentration in understanding the business. True enough, nakatulong po sa akin, na inaral ko talaga siya, thoroughly. Naintindihan ko yung concept ng network marketing, leverage and all, which ituturo ko later. So, true enough, after 6 months, at the age of about, ito ano, 23, 24, mga ganun. Tama yung promise ng marketing plan. You can actually earn 20 to 30,000 in 3 to 6 months. Because on my 6th month, my very first, sabihin natin, star, tawag na sa atin kung alam ko sa DX, mga star pearl, star ruby, star ranger, mga ganun. Wala pa yung star ranger. Kaya tayo na umabot sa star ranger. Walter Spive, Style Ranger. Hindi nyo na rin talag yun. Walter Spive, Bioman. Power Ranger. Anyway, so the position was about Star Ruby. Sa position natin dito, it's Gold ED. So on my 6th month, tumeke na ako ng 25 to 26,000. So tuntua ako kasi age ko mga 23, 24 lang.
So lamang na yung aking komisyon sa aking edad, sa aking edad. Di ba maganda yun? Yung mas malaki yung sweldo mo sa edad. Yes. Kasi sa Pilipinas, lagi naiiwanan ng edad yung sweldo. For example, yung edad 32, yung sweldo 12, layo eh, di ba? Isa ng edad 45, ang sweldo 20, layo na, di ba? So sabi ko, magandang pangitain. Kung ikaw po yung nasa kalagayan ko, ma'am, tutuloy ka ba? Yes. Di ba? Mas malaki na yung sweldo ko sa edad. So ako po'y tumuloy. Lalo kong pinag-usay, inaral ko mabuting negosyo, I treated myself as a professional in the business of network marketing. So after a year, dumoble na po yung commission. From 25, nag 50 to 60,000 average. I was about 25 years old then. Sa Pilipinas, lalo bihirang-bihira, dumodoble ang ano, edad mo sa sweldo. Ang sweldo mo sa edad. Tama ba? I was 25, I was earning 50 to 60,000. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, tutuloy o tutuloy? Tutuloy. So, talagang tinuloy-tuloy ko na. Until, on the network marketing, you can earn as much as 6 digits. 100,000 and up. True enough, after about 2.5 years, my very first diamond check was about, hindi ko malilimutan to, 176,000. Pwede na? I was already earning 50 to 60 a year before that. Pero nung lumabas na yung 170, makalay pala ako, sorry. Baka mabiyaya. 176,000, iba yung feeling. Iba yung feeling. Tsaka nung pinapapalitan ko na sir yung cheque sa banko, hiningan na ako ng tatlong ID, normally dalawa lang, di ba? Parang tinitignan mo buti, ano? Tapos nung pinalitan na, in-cash na. Dalawa ba? Nung in-cash na yung ano, in-cash na yung cheque, still very vivid sa aking mind. Nandun ako sa counter ng cashier ba din tawag doon? Teller ba? Nandun ako sa cashier ka tawag doon. Nandun ako sa harapan ng teller. Binaryahan yung 176,000. So binigay muna yung ano yung barya ng 26,000 syempre, di ba yung sobra. So binilang 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Yung 26 pa lang, nababaliw na. Tapos nilagyan akong tatlong bundle na 50,000. 50,000 pala yun. Yung ko lang din na-realize. So it was the first time nakaranas ako na ganun ka natin yung shake. Nilagay ko sa pouch ko, pandang tanda ko, pinadlock ko. Tapos nung hinahawakan ng tatay ko yung ibigay. So, that was the first time. And I was just 2.5 years pa atras, I was in McDonald's. I was earning 3,000 per month. And in just less than 36 months, it was a total turnaround. Imagine mo yun, yung sumasarot ka ng 3,000 pesos per month. Then just 2 years mahigit lang, totally, the bago. And I'm not even one of the many testimonies pagdating sa network marketing. I know so many people in different companies na sobrang nabago po talaga ang buhay ng network marketing. In fact, one of them, puti-puti, naiilawan, our Hall of Famer and Sante Global, San Francisco, is a living testimony that this industry can really change your life to the better, 10x. Ano ibig ko sabihin sa 10x? Hindi lang times 10. You're sitting right now and you haven't been involved in this business 100%. I am warning you. Because for the next 24 to 36 months, it can be all very, 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 very different. Pwede ka ba yan? I can promise you that. In fact, I can promise you that. For the next 36 months, pwede mabago. How old are you, ma'am? 25. By 27 or 28 years old, it can be all very, very different. And I have seen it. I have witnessed it. No, I have friends. I have you guys. AB is one. AB nga pala is one of our Sante Elite Philippines. No? She went full-time in the business shortly about 2 years ago pa lang doing the business full-time. But look at her now, di ba?
bukod sa napakaganda ay napaka, di ba, napaka-successful na in this business. Wapo naman. Actually, naman ko yung TikTok mo, sir. Follow kita mo. Okay. So anyway, this, if you're hearing this for the first time, again, I'm warning you. This seminar or this opportunity can really change lives. No joke, no hype. Because it has happened to so many people, and I'm hoping and praying tonight na marami po sa inyo makita rin yung path na yun, that this can be a life-changing opportunity for you. So ladies and gentlemen, to start, hindi ko pala nag-start yun, to finally start, I officially welcome you to the Sante Business Owners Orientation. Okay, first thing that I want you guys to pay attention on is the word orientation. Importante po ba ang orientation? Yes. Okay. Lahat tayo dumaan nung tayo ay mga nag-aaral, elementary, di ba meron tayong orientation day. Normally, it's the first day. And it's the most exciting day because it's the first day of class. Although wala pang klase, doon mo makikita yung mga bago mong classmate, yung crush mo na 2 months na dalawang buwan mo hindi nakita dahil nagpakaso. This will be the first time. This is the first day of class. Kaya excited po lahat. Ito rin, dito rin sa orientation day, kinoconduct, syempre, orientation. Anong oras ang pasok? Anong oras ang flag ceremony? Anong oras ang recess? Kailan susuot ang PE uniform? Anong bawal sa uniform and all? Kapag ang isang bata hindi na-orient, magkakaproblema. Tama o tama? Imagine, kung yung anak mo, hindi mo pinatin ng orientation. Let's say, pasaway ka rin nanay. Anak, huwag ka na pumasok. Sayang ba? Wala ka rin ituturo yung teacher mo. Sa Monday ka na pumasok. O sa regular classes. So, itong bata, hindi na orient. Pagpasok niya ng regular school day, kalahating araw, naghahanap ng classroom. Hindi niya alam eh. Tama? Hindi niya alam. After a week, ayaw na pumasok ng anak mo. Umiiyak. Mami, ayaw ko na po pumasok. Ang hirap-hirap na tinuturo algebra. Siyempre, tangang-taka. Sorry, mayroon akong konti niya. No? So, tangang-taka ka ngayon. Bakit may algebra? Anak, grade 2 ka lang. Ang ganun po, bakit? Sa second year. Siyempre, iyak yung bata. Maaari, matotroma. Same thing with our business. Kapag hindi na-orient, sumabak agad, naka-attend lang ng isang SBP, ay, one left, one right lang pala yun, nakita na ako. Tama? Ayun pala ang retail profit. Sige, balak yun. Invite na. Diba? Message na sa mga kaibigan. Mari, ang ganda ng negosyo ko. Left and right lang, left kita ha. Wow! Diba, kala niya, ganun lang kasimple. Diba? Pag pinanatang ngayon ng kumari mo, ay, naku, mari, mahirap yung left-left na yan. Diba? Never ako naging kaliwete. Diba? Hindi pa naiintindihan. So, mga kaibigan, ito ay negosyo. Kailangan talagang mag-orient. Tama o tama? Yes. I want to emphasize on this point. A McDonald's franchise sa Pilipinas is about 40 million. 40 to 50. 40 to 50 million. When I was in McDonald's for 3 years po ako doon, magugulat ka na lang, isang pag pumasok ka sa shift mo, careful sa Eva, sa shift mo, pag pumasok ka sa shift mo, merong elderly na nagugugo sa backseat. May isang shift, papasok ka, nasa lobby, nagwawalis. May tatanungin mo, bakit may elderly? And when I mean elderly, you know, well, senior age. Then nasabi ng manager, ah, ano kasi yan? Training. Siyempre, pag mga 18 years old, 19 years old, training. Kasi yung pala, franchisee siya. Na bago siya, kahit nakapagbayad na siya ng 40 million, at nakapag-training na siya sa US. Actually, pag bumili ka ng franchise sa McDo, you need to go to Hamburger University sa Illinois. Yung Hamburger University, yun yung McDonald's mismo. So you train there, then you go back, and then you choose to train ka. Imagine, ikaw yung owner. Ikaw ay nagbayad, nag-invest ng 40 million, pero sasalang ka sa lahat ng stations. Chicken, fries, what else? Spaghetti, burger, iikutin mo yun. Kasi, you will be running a 40 million business.
you have to know the ins and outs of your business. Ganong karaming asin na ilalagay sa fries? Ganong katagal bago mo i-flip ang burger? Ganong katagal ang tinapay bago sa tanggalin sa toaster? Are you getting this? Yeah. Kung ang isang 40 million na negosyo na, you have to go training. Ito pa kayang negosyo na pwede mong simulan sa 4, 5, 15,000. All the more. Are you ready? We are blessed because this company is providing you with the training that you will need. Okay? So, again, I welcome you to the joke, dalawang intro. Okay? So, simulan na po natin. I've stressed my point already, I'm sure. Naintindihan yung bakit importante ang orientation. By the way, kung bago ka masyado, ang Sante po is a French word. Okay? Do you know French words? Bon appétit. Wala? Oh, meron tayo. Bonjour. Merci beaucoup. Ano pa? Merci beaucoup. Pag nagbayad ka, merci beaucoup. Sante, yan lang, wait lang. Sante is a French word which means health or wellness. Okay, sa Tagalog, kalusugan. Bakit natin pinili ang French? Para medyo catchy, social. Kasi pag health po, imagine mo pangalan ng company natin, Health International. Walang dati mo. Kapag Tagalog naman, kalusugan, international, para kooperatiba, hindi ko enjoy ito. Baduy. So we chose Sante. So it's not Santi, it's not Sante, it's Sante. So kaya medyo, bilang-bing lang ko. Kaya kung magandang ganda pa kayo, Sante, nakalay ko ba kayo? Kaya sawa po ako ah. Nakatama lang naman ako eh. Okay. Medyo astiga mo nga ng konti. Meron tatanong, sir, legit ka ba? Okay. So, pag-usapan natin Sante, bakit magandang negosyo yun ang Sante? Itong negosyo kasi na ito, immediately, ng extra income. Sino dito ang naniniwala kailangan niya ng extra income? Tasa na ngayon. Yes, lahat tayo na kailangan ng extra income. Diba? Kaya wag kayong magaya doon sa iba na nakukornihan pag open-minded ka ba? Do you need extra income? Hello? Sa panahon ngayon, dapat open-minded ka talaga. Tama-tama. Tsaka kailangan, open ka sa extra income. Now, how can Sante give you an extra income? We have a very generous retail profit. Ang retail margin na ibibigay sa ni Sante is 100%. Hindi ko masyadong i-emphasize, pero I mean 100%. You can buy a certain product at 1,000. Sample lang to ah. And you can sell it at 2,000. You get the idea? That's 100% profit. Maganda, napakaganda. If you will earn on retail profit alone, 1,000 per day, that's 30,000 a month, pwede na mong extra income yun? Imagine if you're working and you're earning about 15,000 sa trabaho mo, and you get, say, an additional 10,000 out of retailing the Sante products. Di ba malaking tulungan? Okay, sa mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, alam natin yung pecha de peligro. Di ba? Ang pecha de peligro, ano yan? 13, 14, yun na, naghihingalok na talaga yan. Tama kasi nangangapa-ngapa ka na mga bulsa mo na tumaong, di ba? Nagtitirap 20. Kasi patawid na yun eh, patawid. Okay, so hindi ka nakaabutin ang pecha de peligro. Tama-tama. Kasi if you're earning 1,000 or 500 pesos per day, extra income out of your retail sa Sante, hindi ka na aabutin ang pecha de peligro. Diba? So magugulat ang mga office mates mo, ang date, 13, 14, pero ewan ko naman ba't mag-isa ka, diba? Kung divide ka naman. So anong point mo mga kapatid? Extra income is something we need. Diba? Kasi pag may extra income ka, pwede ka mag-save. Kung may emergency, meron kang mabubunot. Are you learning? Now what else, what I love about this business is the residual income. Yes. The chance for you to earn residual income. Ano ang residual income? This is the income you earn kahit tapos mo na trabahuhin. Yes, no? This is the income you earn continuously even if the work has been done long time ago. Tapos mo nang trabahuhin pero patuloy ka pa rin tumatanggap ng komisyon. Maganda ba yun? Yes. Okay. Ito ang pinakasimple example ng residual income. Let's say you went abroad. Nakaipot ka 2 million, may minara ka maliit na lote, pinatayuan mo ng apartment. Very possible, tama? So, nag-ipot ka na, let's say, 5 years. And luckily, nakaipot ka 2 million, 2.5 million, nagpatayo ka ng maliit na building. At merong 5-door apartment. Kaso kaya yan?
Oh, hindi, no? Oh, kunwari lang, 5-door apartment, and each apartment door earns 10,000. So, clearly, meron ka 50,000 per month out of your 2.5 million investment. That will be residual. Why? Kasi hanggat nakatayo yung building na yon, may surplus ng 50 million. Gets nyo? The only way mapuputol siguro yun, mag-iba yung building mo, which is very unlikely to happen. Or pabayaan mo, hindi sa mag-earn, or hindi mo rin minarket. But the thing is, yun ang residual income. And everybody wants residual income. Bigo ka idea. May dalawang klase ng income. Residual, reciprocal. Or active income. Ang active income is... sige ako yun. Ang active income is something you earn out of your actions or work. Gets na? Another thing is passive or residual. Explain ko yung active. Ito yung, diba, may work ka. Di ba? Active income yun. Pag nag-absent ka, edi absent. Di ba? No work, no pay. Clear? So, ito pa. Tapos, ito yung company. Then you work. You give them time and effort and talent and beauty and grace. Everything. Bibayaran ka ng salary. Clear? That's active income. Now, what is passive income? Passive income is you earn kahit na dito lang, tama to ako. Angry ako. Okay. Ano ko dyan? Slim ako dyan. Okay. So, yung passive income, kahit tapos mo siyang trabawin. Now, how does passive income happen in the business of network marketing? Mamaya mag-uusapan natin yung leverage kung paano ka nadu-duplicate sa pamamagitan ng ibang tao. Are you learning? So, hold that thought. Is mamaya pag-uusapan natin. Basta ang bottom line sa negosyong ito, yung trabaho mo 5 years ago, pwedeng hanggang ngayon, kinukomisyonan mo pa. Malinaw? Yung trabaho mo even 10 years ago, posibleng kinukomisyonan mo pa. Si Sir Luna dyan ba? Okay. Lagi ko sa example actually sa aking SBO. He built a line in Mindanao. Davao, Tagu, all around Mindanao. He stays as long as 3 months in Mindanao, then goes back to Manila for 2 weeks, then goes back to Mindanao. This was 2010-2011. About 10 years ago. So, yung sacrifice 10 years ago, believe it or not, still, hina-harvest ka pa rin. Yes. At 2020. Yes. Because ang linya doon, that's Michael Licaya, that's Brian Barabat, these are the one of the biggest leaders in, of course, together with you guys, the Mavericks, Dragon-driven, these are the guys that are really crushing it. Ika na, napakalaki po ng kanilang production in terms of online and offline marketing Sante products. Anong point ko? Sir June's effort, 10 years ago, hanggang ngayon. And hindi mo alam kung kailan titigil yun. Tama. Kahit tinabaho niya ng 2010, hanggang ngayon 2020, he's still benefiting from it. Maganda bang negosyo yun? Yes! So, kailan natatapos, hindi ko alam. Bata pa si Michael. Tama, bata pa si Brian. Imagine yung effort mo ng 2010 can give you dividends and profits up to 2030. Gusto niyo ba ng ganyan negosyo? Yes. Okay. And that is the design of the business. Pag ginawa mo itong business na to, you are taking care of your old self 10, 20 years ago. Negates niyan? Yes. That's you taking care of your old self. Kasi lahat tayo may old self. Alam niyo ba yan? Kasi pag tumanda ka, that's your old self. So who's the best person to take care of your old self? It's your young self now. Okay, hashtag. Ang gaganda na naman na ba sa akin? Nakalayin kasi ako. Okay. So malino na sa residual income? Yes. Next! Sa business na to, ikaw ang boss. Sino dito gusto siya ang boss? Importante ko yung boss. Ano ba na-enjoy ng mga boss, mga kapatid? Siyempre, pag boss ka, mas may freedom ka. Yes. Okay? In terms of what? In terms of time. Pag-usapan natin yung time freedom. Sino dito gusto yung time freedom? Iba ayaw time freedom. What is time freedom?
Time freedom is simply spending your birthday at home. Because not all jobs can give you a birthday leave. Meron pa ba ganun? Sa parang yan, birthday mo, absent ka. Diba, bihira-bihira na yan. Diba? Another classic example is this. Hindi mo kailangan maghintay ng long weekend para magbakasol. Sino gusto na ganun? Diba, pag sobrang talika sa ang time mo sa employment, of course, I have nothing against employment. I'm employed. Diba? Good thing I have a very flexible time with Sante. But I want you to understand, there's nothing wrong with employment, but you cannot be employed all your life. Kahit gustoin mo, at 60 or 65, they are letting you. Tama? So that is why as early as now, you have to prepare for a business that will take care of you in the future. Now, why do you have to consider going to business, being an entrepreneur? Because time freedom is something you will enjoy. Masarap ba yung time freedom? Yes. Now, equally important, mga kapatid, is financial freedom. So, alin mo naman yung time freedom, wala ka nga boss, nasa bahay ka nga, wala ka naman ginagawa. Katapos na po sa katulo, katulo sa inyo, lalaba ka, wala ka plato, so wala akong work. What is financial freedom? It's simply having no financial stress, no financial worries. At ang financial worry, financial stress, nakakatanda. Tama. Ang pera nakakaganda, meaning natin. Ang kawalan ng pera nakakapangit. Nakakatanda. Tama, sir? Tino si sir, mukhang ano lang. Nagtitiktok pa yan. Patanda tayo. Alam mo, ikaw mga kapatid, iba ang pera. Tapasan na tayo. Iba talaga. Diba? It gives you confidence. It gives you peace of mind. And convenience. Diba? Masama ba ang maraming pera? Depende sa'yo. Pero mabuti, kung mabuti kang tao at marami kang pera, well and good, especially sa mga tao na kapaligid sa'yo. Do you agree? Yes. Okay. Ang financial freedom has a definition, depende sa'yo. Depende sa definition mo. One can have 500,000 in the bank and say and feel na siya ay financially free. Some can be financially okay. Pero there will be people with 5 million, 10 million, 50 million in the bank, depending on sa mindset mo. So what is the financial freedom sa'yo? Ako, I can simply define it as, ito in general, hindi ka namang problema sa bayaran ng merago. Financial freedom. Yung enrollment ng mga bata, hindi mo kailangan maghagilan ng pera. That's financial freedom. May maliit na emergency sa bahay, may dadalhin sa ospital dahil ano naman galing hinliliit, meron kang lakas ng loob, no, na magdala ng... Kasi, imagine pag wala talaga pera, kahit health ng pamilya na sa sacrifice. Tama o tama? Kasi pag kung may pera ka, sinipon ng konti ang anak ko, kaya mong dalhin sa ospital. Pero pag wala kang pera, bigs lang, manis lang. Not bigs lang, saka ano, kaya lang magpalamig na tubig, okay na yun, di ba? Gets na? Marami na apekto ang pag wala kang financial freedom. Ito classic example, and I have to say this. Wala kang financial freedom, kung pupunta ka sa mall, naiiyak ang tumingin ng damit. Kasi wala kang budget. Tama. So kahit type mo na yung blouse, type mo na yung t-shirt, diba? Hindi mo maano, hindi mo mahawakan. Ngayon lalapit ngayon, naka-blue. Naka-miniskirt. Kinakabangan ka na. Sa gilid ng mata mo, sa iyong peripheral. Pero, sige, sa gilid na lang ng mata. Sa gilid, peripheral. Sa yung gilid ng mata, nakita mo yung naka-blue. Siyempre, kinakabahan ka na. Habang papalapit siya kung sumunod lumayo, di ba? Kasi wala kang budget. Sabi siya, ma'am, bagay na bagay sa'yo. Yung blouse, kunin mo na last piece na lang. Pati kulay mong bagay. Sky blue, di ba? Wala baby blue. Siyempre, para makatakas ka doon, iisip ka ng ibang alibay. Wala bang fuchsia pink nito? Pinakamahirap na kulay. Kung wala sila. Ano meron fuchsia pink? Di ba? Medium din. So, anong point ko mga kapatid? Masarap pa may pera? Yes. Di ba ang galaw? Sa mall, pag yung hawak mo yung anak mo, napadaan ng Jollibee, tapos naglabing ng Jollibee, di ba parang
pag tinanggihan mo, maririnig ng mga tao, di ba? Medyo na maapektuhan pa din talaga eh. Depende lang kung magaling ka mag-mindset. Sabi mo, anak, nakaka-high blood. Nakaka-high blood. Three years old. Ayaw mo agad ma-high blood. So, mga kapatid, ang punto ko lang dito, kung meron mong paraan, kung merong opportunity to be financially free, di ba? Be open with it. And gusto niyo ng good news? Yes. Sante cannot just give you extra income. It can give you financial freedom. Thank you. So pag-usapan natin, how is that possible? Para nagiging posible na kumita ng maganda sa negosyo ito sa Sante. Okay. Let's talk about the system and the strategy kung paano kikita ka ng malaki. Gusto niyo yan? Yes. We have a system called the law of leverage. Din ng karamihan ng mga yumaman, dinuplicate po nila ang kanilang mga negosyo at ang kanilang mga sarili. Malinaw? Kapag mag-isa ka lang, parang ito, mag-isa ka lang, no work, no pay. Tama o tama? Sa business natin, you can actually leverage yourself. Pwede mong paramihin ang sarili mo. Once you sponsor, let's say, mag-isa ka pa lang sa business, pwede kang kumita dito by retailing the business. Gets nyo? Ito ang good news. You can actually sponsor people who can also do the same. Kapag meron ka ng team, pag sila nagbenta rin, bibenta ka rin. Maganda, maganda. The possibility of you being multiplied numerous times ng maraming maraming beses, pwede. Pwedeng, sir, ano mo? Christian ka din? Kaya ang grado ng loob ko sa'yo kanina ko. Papasok ko pala. Christian din kasi pangalan ko. Okay, Christian. Imagine the opportunity or the chance for you na magkaroon din ng Christian 1, Christian 2, Christian 3, Christian 4, hanggang Christian 16. Fellowship na yan. Fellowship, oo. Alam mo ko na mabubuo mo, church? Daming Christian eh. Hindi ko may apply, di ba? Alam po yun ko. Pag si Christian, sa araw na yon hindi nagbenta ng barley, which is possible. Di ba? Kunwari, ano siya? Hindi, service sa church. Busy siya. Pero ito, nagbenta. Ito, nagbenta. Alam mo ba, Christian, na sa benta nito, may commission ka rin. Magandang concept. Tapos, si Christian 1, na-recruit si, iba pangalan naman, hindi, okay, sige. May na-recruit. Pag ito nagbenta, ito may kita, ito, ikaw, may kita ka din. Maganda konsepto. That very same concept ang ginawa ni Ray Kroc. Sino si Ray Kroc? Siya lang po naman ang may-ari ng... Yan, McDonald's. The biggest fast food chain in the whole world. Paano nagsimula? Isang branch, kumikita naman, pero hindi pa siya yumaman. Pinasok niya ito franchising, so ang mga kaibigan niya nag-invest, nagtayo rin ng McDonald's, binayaran siya ng franchise fee, at kumalat ang McDonald's sa buong Amerika. Right now, from that single branch na tinayo ng about 1960s, ang McDonald's hindi lang sa Amerika kumalat po sa buong mundo. Right now, McDonald's from one branch is 36,899 branches as of today. Grabe, no? Ano naging sekreto? Leverage. Duplication. I want you guys to understand, para pala lumago ang negosyo mo, kailangan ma-multiply. Are you getting this? Kasi kung ikaw lang mag-isa kung nagbibenta, limited. Are you getting it? Okay, so McDonald's, 36,800 branches. Malito. Edit na natin ito, Kuya Abba, please. Okay. Globally, bumibenta siya ng 75 burgers per second. Hindi per minute yan. Per second. So as we count, 75 burgers. Wala pa yung French fries. Wala pa yung, ano pa natin doon? Chicken joy. Yan. Palabo. Ano pa? Ano pa? No, apple pa. Ah, apple pa yung McDonald's talaga. Ang kanilang revenue as of the end of 2016, $24.6 billion. Ang 24.6 billion pesos niya, hindi mo naman imagine kung gano'ng kalaki. Times 50 mo pa at dollars. Mayaman na ba si McDo? Yes.
Okay? Hanggang ngayon kumikita. Kahit patay na siya. Actually, patay na po si Rekha. Sumalangit na ako. Imagine a business. Patay na siya. Umaandar pa rin. And he doesn't even know kung saan-saan na yung branches niya. Wala siya idea. May idea pa, pa kaya yung anak niya na may branch sila sa Ortigas, sa loob ng galeria. Di ba wala na? Alam pa kaya ng anak ni McDonald's, ni Ray Kraft, na may branch sila sa Kobe. Sa Iloilo or sa... Kobe. Hindi niya na alam yan. So, gusto niyo ba ng ganun negosyo? Na hindi mo na alam kung saan-saan lupalap ng mundo, ikaw yung member pala. Hindi mo na alam kung saan-saan lupalap ng mundo, may grupo ka pala. Pwede magkwento ng konti? When I was actively in the service, wow, hindi parang military. When I was actively doing network marketing 10 years ago, I did not know that I had a group in Bicol. Walang idea. Because nagbulaw ako ng grupo ko sa EPSA Cavite, karamihan ng mga kabataan. Kasi from the factory, imbis na umuwi sila ng boarding house sila, didiretso sa training, pag-network ng DXN, by the way, was from DXN, initials na lang po ibibigay ko, ha? Yun na rin ang pangalan ng ako. Okay, so yung cafe mushroom nung araw. So, hindi ko alam, I had developed leaders pala. And some of them were going back to their provinces. Yung isa, bumalik na ang Bicol. At hindi ko alam, nag-form na ng grupo sa Bicol. Nung araw, nung panahon na yun, wala pang Messenger, wala pang Facebook. I actually missed one schedule. Nasabi nila sa akin, apply na, saan ka na? Apply na, saan ka na? Di ba mga text nung araw, hindi nakakarating? May mga ganun text nung araw na hindi. Apply na, saan ka na? Tapos may tumawag sa akin. Crossline ko from that company. Brad, ang laki-laki ng streamer mo dito. Christian Pagkanlungan. That's as far as far away Bicol. So imagine, I was just forming the group there in Cavite. Pero nakarating ng Bicol. Tumating sa point, I was receiving 10 international checks from Singapore, Indonesia, Malaysia, Hong Kong. These are people I do not know. Magandang negosyo. Yes. So, mga kapatid, I want you to really embrace the idea na yung possibility na ikaw ay mag-earn ng dollars, peso, at kung ano-ano pang denomination. Very, very possible in this business. Are you excited? Yes! Okay. Paano naging posible itong negosyo to? Eto po yun. Ah, hindi pala. Yung negosyo ng McDonald's per se, if you will go into McDonald's mismo, that very kind of business, at ikaw ay may 40 million, possible kitain mo yung magawa mo yung concept. Tama? My point is this, hindi lahat pwedeng i-duplicate yung McDonald's business kasi kailangan mo ng kapital. If you want to go into McDonald's, you need at least 40 million. Tama? And dito, not everybody has 40 million. Except for maybe 2 people in this room. Tama? So, kailangan mo ng malaking kapital kung mismo gusto mong gayahin ng McDonald's. What else? Ayan nga, McDonald's 1 to 2 million in dollars. With huge capital, do you agree, pag malaki ang kapital mo sa negosyo, mas malaki ang risk. So, una, meron ba tayong kapital? Pangalawa, kaya ba natin i-risk yung kapital? So, those are the challenges in building a very large traditional business. What else? Pag ikaw ay nag-negosyo, kailangan mo ng business experience. So, hindi pwedeng kapital lang, wala kang experience. So, hindi pwedeng nakaipon ka ng 250,000 sa pag-abroad mo, tapos nag-negosyo ka lang, hindi mo naman inaral, malulugid eh. Tama ba? So, hindi pwedeng kinopya mo lang yung bakery ng kapitbahay mo. Uy, ganda ng bakery ko, kikita. Ito yung 250 mo, baka yung anong malalaking oven, kumuha ka ng pwesto, kumansa bus, kumansa deposit, pinatawag si Vice Mayor, ribbon cutting, paglabas nung dapat cupcake, cookies. Kasi hindi kumalsa, di ba? Hindi pala panadering na hire mo. So, goodbye, 250,000. Kailangan experience sa negosyo. What else? Isang factor pag ikay ng traditional business is business competition. Nakarinderya, minano mo sa lola mo, maraming suke. The moment tabihan niya ng Jollibee, McDonald's, Inasal, KFC, Yarika. Tama, darating sa point magsasara ka talaga.
Kasi kailangan nila ng drive-thru. Gagawin drive-thru yung pwesto. Are you learning? Yes! Okay, what else? So, kung yun yung mga challenges, if you go into traditional business, ano ang pwedeng gawin ng isang ordinaryong tao? Ano ang pwede mong gawing negosyo? And the answer is, eto yan, good news. Kasali ka na. Nandito ka na sa Sante International. Lahat ng challenges sa traditional business, puhunan, experience, pwede yan masolusyonan by you being part of the Sante business. Okay. So, yung pinag-uusapan natin kanina na leverage, parehas ng McDonald's concept, pwede ka rin ma-leverage sa business na to. So, at first, ikaw muna, magbibenta ka ng produkto and you earn retail profit. Clear tayo doon? Ang good news, kapag ikaw ay nag-sponsor ng tao, lahat ng benta nila, may commission ka rin. At another good news, pag sila nag-sponsor din ng tao, bukod sa commission, sa produktong ginamit nila, may commission ka rin sa bagong sumali. Exciting? Hanggang saan ang commission mo, tuwing may sumasali, up to infinity. Kahit tigilan mo na sila. So, halimbawa, Christian, ang ganda po report ka lang. Siyempre, pag tinigilan mo si Christian, magagalit to. Tama, di ba? Apply Christian, you know, apply Christian, di pwede. Marami akong kakilala. So, the possibility of you really growing this business is nandun. Are you with me? Yes. Okay. So, ano possibility ng business mo ay lalago hindi lang sa Ortigas, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa Manila, kundi sa buong mundo? It's the railroads are actually open. Sa hindi pa po nakakaalam, ang Sante Indies International already. We have a branch in Hong Kong. We have a branch in Macau. Just open 2 months ago. We have a branch in the Middle East, sa Dubai. We have a branch in Africa. We have a branch in Europe. All these international branches, just for you to know, are strategically placed. Ito gusto ko pakita nyo. Ang sentro ng Southeast Asia at Asia is Hong Kong, Singapore pagdating sa commerce, pagdating sa komersyo. We are strategically placed at Singapore and Hong Kong. Yun ang ating Southeast Asia. Of course, Manila, Singapore, Hong Kong. Yun ang Southeast Asia, Asia region. Pagdating sa Middle East, pag sinabing Middle East, andyan ang Dubai, andyan ang Qatar, and we have branches in all those two countries. Even Africa. So, Africa po has about 50 countries. And one of the most popular countries, of course, is Nigeria and South Africa. Guess what? We already have 2 branches in Nigeria. So, naka-ready tayo, Africa, Southeast Asia, Middle East, and now Europe. Nagbukas tayo ng 2 European, Bulgaria, and another is Cyprus. So, kulang na lang natin America. Last year, okay lang masabi ko, last year, Sir Joey met with some business people in US during the mastermind event. And the possibility of us having a branch in the US is very, very, very useful. Pwede ba natin palapangin? Talking about the Philippine market, sobrang hindi pa nga tayo saturated. We have not even touched a small percentage of the population. Itong ating salbo, 2 weeks ago, at 8,200 people who attended that. That was actually the biggest so far. Hindi pa natin kinakailangan mag-mowa rin at Araneta because right now at 10 years, 12 years in the business, even the leaders here can say to you that we are still growing. Ano ang patunay na maraming ka pa marirecruit sa Sante? Mag-reboot ka sa subdivision mo. Pag may nakita kang isang tarpaulin, isa na nakalagay Sante Barley, medyo kabahan ka na, uy, meron akong kalaban. Pero pag wala, uy, marami pa talaga. Pero kung downline mo, ang point ko, mga kapatid, tulad tayo, head office to, we're not even jump up. Kasa na SB online.
Tama? So napakarami pa po. Pwedeng-pwedeng ma-invite. Alam niyo good news? Right now is the best time to talk about barley and vitamin C. Because of ENCOM. Alam niyo ENCOM? No cash on Valentine's Day. So, yun. Kasi, si Sir Joey nabanggit nung aming employees town hall that a certain doctor is studying closely barley as an actual remedy to ENCOM together with vitamin C. So, nakalayo ako. Sorry, na-advance ko na. Sorry, Sir Joey. Because, wala namang iba talagang solusyon ang protection ng katawan, kundi immune system. So kahit dala-dalo pa yung mask mo, pero kung lagi kang puyat, kulang ka sa nutrition, kahit yung bumahing is 100 meters away. Tama? Mahina ang ano mo. Kahit yung walang bumahing, kung mahina talaga lang, on your own, magkakasakit ka. Yung nagka-mask up, mahahawa mo yung sarili mo. Totoo. Oo. Meron nag-mask, inimatay eh. Plastic na ginagawa. Hindi. Bad trip. Nahimi siya sarili. Bad trip. Joke lang. Nakalay pa ko. So are you getting this? Tsaka ito maganda. Ito yung ikakalat natin sa buong mundo. Yung idea na barley, yeah, complete nutrition, yun sa sale. Imagine Coca-Cola. Napakasarong inumin. Diba? Punong-puno ng asukal. Walang health benefit sa katawan. Ang dream ng Coca-Cola is for every American o pagbukas ng mga Coca-Cola. Yun ang dream nila. Nangyari naman. Hindi nga lang Amerika, ang Pilipinas ang daming addict sa coke. Hindi makakakain ng lunch, iba lang po. Imagine a drink that has zero health benefit, succeeded na may pakalat siya sa buong mundo. What more ang Sante barley na pwedeng makatulong sa health ng napakaraming tao, bata o matanda. That is your business na pwede ipa-boom in the next so many years in Sante International. Okay po ba yan? Okay, so yan. Pwede ka magkaroon ng worldwide business. Okay. By the way, you can earn in dollars. So, to sum it up, ano ang advantage ng business na to? You don't need a big capital. 4538, you're ready to go. 5988, mas mahal pa cellphone mo, you can go full blast in the business. There are no downside risks. Ano ba ang downside risk? Pag nagnegosyo ka, the worst possible na risk ay you go into debt. Malubog ka sa utang. Tama. Pag nalugi, pag sobrang lugi, you go into debt. Now, the problem is, pag ang negosyo, ito lang, hindi ka utang ng million-million sa Sante. Dahil, una 15988 lang ang kailangan mo. Tama ba yun? Di ba? So, pwede ka magka-problema dyan kung pinangutang mo lahat. Tapos hindi ka nakasingil. That's the worst possible. Tapos wala kang nabenta, wala kang na-invite. Di ba? Yun. Worst na yun. Pero I'm very, very sure, hindi ka mauuwi sa depression. Tama? Dahil 15... Nakakita ka na ba? Nalugi ng 15988. Di ba? Binlock na yung profile picture. Di ba? Nalugi ng 5988, gusto na umaman, umanap ng lubin. Para mag-capital. Diba? The capital involved is so small na hindi ka mapupunta sa serious risk. Are you with me? Okay. Sa business na to, no need for business expertise. Hindi kailangan headquarter na, hindi kailangan galing ka sa sales, hindi kailangan... Nung pumasok po kayo dito, tinanong ba kayo kung may experience? Di ba hindi naman? In-interview ka ba? Mama, nagdaka po ba sa Apo? Natasha, sarili? Wala? Boardwalk? Ay, sorry po. Di pwede. Walang ganun, di ba? So kahit wala kang alam sa sales, pwede ka dito sa business ng Sante International. Again, additional. What makes this business a viable or ideal business for you? Ito po yung aming four-legged concept. A champion horse is a champion horse kapag matibay ang kanyang apat na paa. Tama. Stallion. May stallion ba dito? Okay. Ngayon na. Lalagyan ko sana ang pangalan eh. Nakalive nga lang kung ano sila. Okay. This is a champion thoroughbred racehorse.
Nagchachampion ang isang kabayo pag siyempre matibay ang kanyang apat na paa. Do you agree? Okay, so this represents, this is being represented by first leg is the company. Matibay po ba yung kumpanya? 12 years, 10 countries and running. 10 countries and counting. Matibay, napakatibay. Kung papipiliin ka, 6 months old company, 2 year old company, or 12 year old company? Siyempre sa 12 year old company ka na. What else? Unahin natin yung produkto. We are so blessed na sa atin napunta yung barley. Do you agree? The concept of 3 grams of pure barley, sweetened by stevia, nakalagay sa isang sachet. It could have been, pwede na po sa ibang company, pero sa atin talaga, yung konsepto. Pwede mo lagay sa bulsa mo, di ba? May malamig na tubig ka, templahin mo anywhere. That idea. Sobrang ganda, daming gumaya. Yung ibang nagbabarley-barley, ganun din yung shape. Pwede naman triangle yung kanila, di ba? Bali ba naman? Ibigyan mo na nga ng konsepto sa radio. Di ba yung pati nila yun, triangle, pati box nila parang Toblerone, di at least. Di, parang maganda yun, kaya atin na lang yan. So anong point ko? Sa sobrang ganda ng konsepto, lahat ng company na nakikibarley, ganun din. 3 grams din, stevia din, tapos green din. Pwede naman lang yung violet yung kanila, may iba naman, di ba? So anong point ko? And we are blessed na sa atin napunta ang barley. Parang the compensation plan. Siyempre, yung kitaan. Paano malalaman pag ang isang kitaan maganda? Simple lang. Resulta. If you're still in the process of observing and trying to convince yourself na may mangyayari pa sa akin pag ginawa ko itong Sante, ikaw na mismo mag-research. Anyway, available naman sa YouTube, sa Facebook. Research mo. May nagkakotse pa sa kanila. Last year, 45 po. Ang daming nagkakotse. May nag-million na ba? Ang latest 1 million earner namin is nasa hundreds na. Wow. Oh, meron kaming 5 million club, 10 million club, 40 million club, even 50 million club. People who has reached the 50 million income in this business. And we're just about 12 years in the business. Yun yung future nyo, hello? Yes. If you're still thinking kung hahatakin mo ba to, just look at the results. It will speak for itself. Travel. Sino gusto mag-travel? Isa sa iniyayabang ng Sante at isa sa araw. Actually, lahat sa kanila. From the very top head to down to the newest member is the travel. Sobrang ano kami dyan sa travel. So, yung at the start of every year, doon kami lahat na excite. Sa mga bago, gusto niyo ng good news? Kahit bago ka dito, you can actually qualify sa travel. Because it is really designed kahit bago ka. Exciting? Yes. Okay, what else? System. Yung system natin, I want you guys to appreciate. When I was doing network marketing 10, 20 years ago, para malaman ko yung genealogy, family tree, para makita ko yung left, right, ganyan, yung bumili, I have to go to the head office. I'm from Cavite, upunta ako ng Ortigas, at magpapaprint out ako. That matrix pa sir, yung ano, printer, piso isa. Magpapaprint ako mga 100 pages. Only to find out, wala namang bumili. Zero, zero, glow, glow, glow. Oh, pag may nakita kong ano, medyo, uy, bumili. At least yung mahanapin ko yung number, dadaan-daan pala. Ang hirap po, sobrang hirap. Ngayon, sa system natin, at the palm of your hands, may mobile app tayo, may website tayo, you can check yung mga bumili. You can check even yung positions and downlines mo. Lahat ng purchases nila. Nandun. Maganda ba yung sistema? Yes. Dagdag mo pa. Nag-encode ka ngayon ng bagong miyembro. Let's say natapos ka ng alas 11 ng gabi. 2.5 hours after at 12:30, te-text ka na. Ang Sante. Ano nakalagay? Hi, I'm Sante. This is your commission. Congratulations. Of course, hindi gano'n. Pasabi na sa doon ang personalized. Anong point ko? Imagine, in-encode mo ngayon, mami, 12:30, commission mo na. Alam niyo ba nung araw kami bago makuha ang commission? Kung nakabenta ako ng kape, kahit isang kahon pa yan, ng February 4, ang commission niyan, kukumputin, end of February. Mga February 30.
Tingnan mo lang kung nakikinig yun. Okay, mga February 28 yan po kumpyutin. Eh, 29 yan, leap year, no? Oh, 29, di 29. Okay, February 29, kinumpyut. Re-release siya ng March 20. Imagine mo, kinumisyo ko ng February pero wala pang Valentine's. Magmamahal na araw na wala pa sa akin. Ganun katagal, gamang talaga, Brad. Promise. Tayo, nag-encode ka ngayon, bukas, pera na. Maganda ba yun? Yes! Saka naman natin. Okay. Meron pa kami internal currency, kaka-launch lang. Yung league wallet namin dati, we call it ng Greenium. Hindi Greeny, tsaka Greenium. So yung Greenium namin, it's a currency within Sante community. Nagkakaintindihan mo kami doon. Kaya huwag kang magugulat. Kasi nung bago ako, naalala ko si Apj, nung araw sa 9th floor, may inabot na papel na puti, na maliit. Inabot sa isang branch, tapos binigyan siya 50,000. Bago-bago ako nun, sa 9th floor pa tayo, binigyan ng 50,000, nagabot lang ng papel na puti, may nakasulat na digits. Sabi ko, wala ka na ba niyan? Baka pwede makahilisan. Yung pala code. Yung pala pera. So yung mga codes na yun, internal currency. If you're new here, magugulat ka. Uy, meron palang gano'n. Pambili ng produkto, pambili ng kung ano-ano. Diba? Green new. Maganda may system na Sante. Yes! Alam ko ka naman natin. Yes. So that comprises your champion horse. Kaya champion ng Sante because of these reasons. Okay. Ano pa ba kaya? Yes! So those are the reasons why you believe that Sante is the business for you. Now, there's a red hand. At ang sabi, ano, stop. So, hindi yan siya, ano, hindi si Sir Jim. Hindi yan siya. Diba? Kahit maganda yung negosyo mo, meron at meron mga bagay na pwede yung negosyo. Tama, mali? Tama. Uy, sumali na ako, nag-5988 na ako, diba? Tapos, umakit na ako SBO, nakatid na ako sa album. Diba? Nanalo na ako ng iPhone, whatever. Diba? Pero, yung kapit-bahay mo, naiiyak ka pa rin invite. May mga pumipigil pa rin sa'yo. Tama ba? So tonight, I will help you understand kung ano itong mga fears na ito. Okay? And by the way, hindi lahat ng takot ay totoo. Alam niyo ba yan? Hindi lahat ng kinatakutan mo nung bata ka ay totoo. Patunayan ko sa'yo. Nakita ka na ng manananggal. Buong buhay natin nung bata tayo, natatakot tayo sa manananggal. Kasi nakapunod tayo ng shake, rattle, and roll. Diba? Tapos nahati yung katawan. Di ba? Tapos para mamatay yung kalahati katawan, bubudbura ng asin. O, di ba? Pag may maingi sa bubong natin, akalaan natin lagi, manananggal. So imagine mo kung childhood mo, natatakot niya sa manananggal, di naman pala totoo. Nagigets nyo? Tsaka imagine yung manananggal. Kailangan ng manananggal, dapat laging barong saya ang suot. Hindi pwedeng duster. Di ba, sir? Kailangan lahat ng kasi kung duster, iwan yun. Tatabi yung ano dyan, yung kalahating katawan. Diba? Yung narinig ako yung joke. Sabi, ano kayo pag-tripan natin ba naman ba yun? Tapos kukuha ka doon ng mga kalahati ng manigit, patong diba? Dami na lito. So ano ang point to? Hindi lang ng fears mo totoo. Do you agree? Pero naging takot mo yun. Sa business na to, ito yung mga fears ng bago. Una, the fear of the unknown. Takot sa isang bagay na hindi mo alam. Dahil hindi mo alam to, bago pa dito, ayaw mo mag 100% commit. Okay, tama. Dahil wala ka pang idea. Gusto nyo ng sagot sa fear of the unknown? Yes! Parang hina. Sige, ang gusto na sumagot. Top 3. Gusto nyo ng solusyon sa fear of yes! the unknown? Yes! Yes! Dahil fear of the unknown sa takot sa bagay na hindi mo alam, eh di alamin mo, duh! Knowledge. Pag kumpleto knowledge mo about the product, you will feel more confident. If you know about the marketing plan, you will be more confident and effective. Diba? Eh kung wala ka nang inalam, di ka nung YouTube. Diba? Biligyan ka ng sa ano, hindi mo alam. Meron ba mga DVD? Wala na rin halos eh. No? USB na lang kaya pamigay natin. So, anong point ko, mga kapatid? At this day and age, kasalanan ng hindi mo alam. Because may internet na eh. Oh, daming guilty. Ah, hindi ako marunong mo. Paano ba i-explain yung vitamin C? Paano ba i-explain yung barley? It's actually there. Pero since
since, syempre, kailangan ng malaking effort to understand everything, huwag naman kayong mag-alala. Kinausap ka namin si Kuya Kim, nakakontrata na yan. Pag may bagong produkto, kailangan ng bagong video, we produce it for you. No? Now, the point is this. Anything na kinatatakutan mo, masusolusyonan pag alam mo. Let me give you an example. Noong araw, ang sweldo natin, sa mga kaidaran ko dyan, ang sweldo natin, payslip, nandun yung actual cash. Naalala niyo pa yan? Ngayon, ang sweldo natin na sana? Sa ATM na. When I was working with McDonald's, ang sweldo ko nung simula, nasa payslip. Brown envelope, ultimo ka, huli-huli ang sentimo, nandun. Ibibigay sa akin, kumpleto ang sweldo ko. Noong 1990s, pinalitan ng ATM. So sabi ng accounting, dito nyo nakukunin ang sweldo nyo. Binabutan kami ng ATM. Since, ang tawag doon, inosente pa ako dun sa idea ng ATM. Sabi ko, ma'am, di ba pwedeng cash na lang? Kinain yung ATM. Kasi marami na narinig about ATM. Kinain yung card, na debit, tama, nagkamali ka ng pindot ng PIN mo, bukas ka pa uli makakaulit. Maraming negative. Tapos meron ako marinig na kwento, huwag ka daw mag-withdraw sa ATM na nasa Madili, meron na doon nasaksako. Dami yung lalang mo sa isip ko. Pero, nung ikaw ay isang sweldo, 15 at 30, paulit-ulit, nasanay ka, may fear pa ba? Wala na. Pero remember the first time nag-withdraw ka sa ATM? First time nag-withdraw ka sa ATM? Apat na digit na, di po makabisado. May coding po baka talaga. Do you remember? Now, bakit kaya wala ka ng fear sa ATM? Because, alam mo na, may knowledge ka na. Kung first time mo mag-i-explain ng barley, talagang papawisan ka ng butil-butil. Tama? Pag tinanong ka, ano po yung barley? Siyempre, hindi po kambisado yung ano, yung lyrics natin lahat. Barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Pag-iiti ka na kambisado mo, may sigurado. So, pag wala ka pang alam, pag tungkol sa barley, siyempre butil-butil, tatawagan mo upline mo, upline, ano nga kaling barley? Pakispell. Kasi wala ka pang knowledge. So, ano solusyon? Alamin lang, because if you know, you have the edge. So, all you have to do is learn. Good news, available every day at training libre. Okay mo ba yan? Yes! Everything and anything you need to do this business, provided po kay Sante International. Yes! Palakpakan. That's another fear of rejection. Kaya ay natin gawin kasi ginajudge tayo ng ibang tao. Tama ba? Ay, nag-networking, ay, nag-trip selling, ay, barley. Sabi ko na, barley, di ba? So, ito, yung fear natin na tayo ay ma-judge na ibang tao, ay, nasa sales, ay, ganyan. That fear of rejection. Common yan. Pero, alam nyo ba, basta ikaw nasa negosyo, pakambal lang yan, rejection. Because not everybody will buy from you. Even big businesses understand na hindi lahat na pumapasok sa mall nila o sa malalaking retail outlets nila bumibili. Even SM understands. Hindi lahat na pumasok sa SM binili. Tama mali. Marami doon, pag sale, ginulo lang yung maong. Naghanap ng size ng sapatos, di naman bumili. Tama ba? Pero, hindi naman inaway ni SM yung lagi nagugulo ng maong. May lagi pumupunta doon, nagpapa-aircon, makiki-wifi, tatlo pa gadget, uminom pa ng filtered water nila. Masungit pa sa guard yun. Wala namang binili. Hindi pa personally ni SM yun because SM understands that not everybody will buy. In your business, you have to understand and accept. Ito yung formula natin. SW, 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 next. Some will join. Some will not. So what? Next. Not everybody will try your barley. May rhyme, ha? Not everybody will try your barley. Kahit napakaganda ng intention mo, to help people live better lives. Kahit i-resign po pa sa harap niya yun. Ma'am, our mission is to help people live better lives. Arms, give me a piece of bread. Kahit you have the purest. Kailangan niya ganun talaga yun. Parang mabuhay-buhay yung proud. You know? Even if you have the purest intentions, huwag sasama loob mo. Meron at meron dititikman yan. Kaya huwag mong pe-personal eh. Diba, pinsan mo, may cancer, stage 5, ayaw talaga kuminom. Huwag kang magalit.
Di ba merong igil na igil? Apply, grabe yung pinsan ko. Concerned lang ako sa kanya. Ayaw, pinsan, inumin mo na, may cancer ka. Ano? 3 hours to live. Ayaw pa rin. Pwede 3 hours to live, ayaw pa rin. So wala kang magagawa pag ayaw, tama? Pag nasa negosyo ka, kapatid, hindi pwede ang... Hindi pwede na may personal. Diba? Imagine lahat ng nag-negative sa'yo, nililista mo. Huh? Ano ba yan? Temporary? Ano ba yan? Temporary 11, 9:45 a.m. Nireject ako ng pinsan ko. Diba? Bengatibo. Diba? Ang point ko, mga kapatid, hindi ka makamove on pag lahat ng rejection, pinersonal. Diba meron matagal mag-recover? Mga 3 weeks bago makarecover. Imagine kung bawat nag-reject sa'yo, 3 weeks ka bago makarecover. Ang tagal mong mag-PED. Tama. Tama? Tinawagan ka ng upline. Oh, kamusta ka na, Apple? Upline, I have 3 days left. Pero ako 3 days left. So, hindi pwedeng lahat ng... Pag na-reject, okay lang. Ang lagi niyo tatandaan, ikaw may ino-offer na maganda. Health-wise, saka opportunity-wise. Yes. So, pag hindi sumali, it doesn't mean yun na yun. Baka hindi pala ready. Minsan kasi hindi talaga timing. Eh minsan tama ba tayo lang ng kasaps, minumotivate ko na minumotivate. Nagtulog sa yung tao. Meron naglalaba, gusto mong presentan. Mari, pwede ba maupo? Mari, nilabahin ako. Hindi nakikita. Hindi ako kailangan kahit naglalaba. Wala ka rin kasi minsan sa timing. Sa sobrang gigil mo, di ba? Gusto mong mapasign up kahit naglalaba. Okay, are you learning? Yes! Okay. Another fear of failure. Takot mag-fail. Maraming tao takot mag-fail, hindi ko lang alam. Maraming tao, walang gustong subukan kasi gusto nila safe. Pag sobrang safe ka, wala kang sinubukang bago, hindi ka nga mag-fail, pero hindi ka rin magsasucceed. Tama. Sa buhay, kailangan ready ka lang sumubok. Actually, you have to embrace. Mas excited ka doon sa failure. Alam niyo kung bakit? Kasi doon sa failure, nandun ang learnings. Sa failure, nandun yung... Sa failure katitiba, hindi naman sa success eh. Success is just the end point of so many failures. Who wants to become successful? Who wants to fail? Oh, baba, ano ka ba? Babaguhin ko yung tanong. May kwento ako. Meron isang bagong pare sa isang parokya. At tinanong niya yung mga kanya mga... Ang tawag doon? O, di parokyano, matangang. Sabi ko sa constituents. Iba pala yun. So sabi nung pare, sa kanyang mga bagong parokyano, sino dito ang sumakating sa langit? O, sa ano ba ko eh? Ibo, dalawang kamay pa talaga. Ah, okay. So sabi ngayon nung pare, sino gusto mamatay? Walang nagtaas ng bangay. Eh, di ba bago ko makarating ng langit, kailangan mamatay ka ba? Alam ka naman, lumutang ka, not at least, ano na, rapture na, di ba? So, anong point ko mga kapatid? Hindi ka makakating ng lahat, hindi ka muna namatay. Hindi ka rin pwede maging successful, hindi ka muna dumaan sa proseso at nag-fail. Are you learning? Yes! Failure is actually exciting. Huh? Pag nag-fail ka, it brings you one step closer to success. Yes. Paano ba napaperfect ang isang free throw? Through practice. Free throw ka. Tumira ka. Kapos. Ano susunod mo? Lalaksan na. Dilaksan mo ngayon. Sobra naman. Ano susunod mong gagawin? Pasa mo na. Hindi ka makasutin. Tira ka ulit. This time, hindi masyadong mahina, hindi masyadong malakas. Tumama sa ring. Pero kumalog kasi kulang yung arc. This time, anong gagawin mo? Tamang lakas, tamang hina, at tamang arc. O, wala. Sumut ngayon. Sumut. Nasut. Bakit nasut? Kasi nag-miss. Nag-gets nyo? Kaya nag-shoot kasi nag-miss ka muna ng una. Paano ka makakuha ng first direct mo dito? You have to try. And you have to fail. Minsan, on your first trial, success agad. But that doesn't define your success. Para humusay ka dito, kailangan ng maraming presentation. Tama, mali? Tama. Bago ka maka-16, promise, napakarami mo nang dapat kausapin. At tapatan na tayo, hindi natin susugar doon. Tama?
Hindi ko sabihin sa inyo, yung unang 16 yung kakausapin, sasali lahat yan. Scam po yun, niloloko po kayo. Tama o tama? At lalong-lalong walang kakatok sa bahay niyo at magpapakalala, tao po, mag-builder ako po kami. Ako po yung pang 16 niyo, congratulations, hindi mo po kayo. Ano ganun? Hello. So yung failure, embrace it. Lahat ng mga successful na invention is based on failure. Yung bumbilya, LED to eh. Yung unang bumbilya, sino naka-invento? Meralco. Ang unang, Thomas Edison. Siya ang unang, yung filament, yung light bulb, paano na buo? 10,000 failures. 10,000 messages. 10,000 tries bago na buo yung light bulb. Imagine kung subuko siya after 500 texts. Yeah. 5,000. Imagine kung subuko si Thomas Edison, di ba ma'am? Nung ika-5,000, grabe na, dami ko lang try dito. Huwag na nga gumawa ng bumbilya. Imagine mo kung sumuko yung mamang yun. Wala tayo, ilang. Kandila. Tinirin ni Kuya Abo niya, paikot ko. Kuya Abo namatay yung sa... Pagkasindi, anong bumbilya ko sumuko siya? Tama ba? Sana po rin ko mga kapatid, if the very first diamonds in this business, in Sante, sumuko agad, in Joey Luyo, Junior Francisco, wala tayong susundan success. Because these people paved the way. Sinimulan nila at pinatunayan nila na may future sa business ang Sante, nandito tayong lahat. Hindi nila tinaga. Alam niyo ba, mas mahirap yung time nila. Kasi head office lang nila, ito lang eh. Di ba, sir? No? Wala pang, di pa nila alam yung future ng business. Pero nakita na nila dito sa vision nila. And that is why it is much easier for us to do the business now. Because we are in 10 countries, we have just dominated SMX, next year, Mobo Arena of Araneta. Yes. Diba? We are slowly but surely showing the world, that Sante has arrived. Tama ba? Yung hashtagables, ngayon, Apple. Our largest fear carries our greatest growth. Yung pinakamalaking kinatatakutan mo, baka yung palay magdadala sa'yo sa pinakamalaking growth mo sa buhay or success mo sa buhay. Alam niyo ba, second to death, a person's biggest fear is speaking in public. Pero merong pangatlo. Ano yung number one? Death. Second is speaking in public. Yung pangatlo, dying while speaking in public. Pinagsabay. Pinagsabay. Okay. Invento ko lang yan. Invento ko lang yan. So, anong point ko? Marami tayong mga bagay na kinatatakutan. Tama? Walang tayong bagay na kinatatakutan. Pero minsan yung kinatatakutan mo, yung pala minsan yung magbibigay sa iyo ng breakthrough. Are you learning? Yes. Right now, in the world of digital age, right now, I'm highly encouraging everybody. Highly encouraging. Bago pa, may konsepto pa. The information is available for you to make it happen. Feeling mo magaling na magsulat? Masahin mo yung tula mo, record mo sa YouTube, record mo sa cellphone, upload mo sa YouTube, you'll never know. Right now, this is not the time to hide. Mag-iisip mag-vlog to, alam ko eh. Anong point ko, mga kapatid? At this day and age, magugulat ka, bata, 2 million followers sa TikTok, 2 million followers sa IG, di ba? 2 million followers sa Facebook. Anong pinupunto ko dito, mga kapatid? Kasi, in this business and in life, naniniwala ka ba you have to conquer your fear? You have to conquer your fear. Kasi pag kinain ka ng fear mo all your life, ang pinakamabigat sa buhay, regret. Sayang, bata sana ako. Na-try ko to. Sayang, bata ako, dapat pala. Nag-explore ako, nakarating man lang sana ako kahit Macau, China, o Hong Kong. May income kasi ngayon. Hindi mo na. Anong point ko, mga kapatid? How do I deliver this? We all have dreams. Tama ba yun? Yes. Sintasan kami na may mga pangarap sa isip niya.
Di ba lahat tayo meron? To make that dream into reality. To make that dream into reality. You have to battle the concept and that belief na hindi mo deserve. Are you with me? Yung greatest fears mo, you have to battle that. Because sometimes, and most of the time, pag na-hurdle mo, talampasan mo yung mga fear na yan, magugulat ka. Magugulat ka. Yung dream mo pala is just a few years away. So if you're dreaming of becoming a successful business person, it's just around the corner. But hindi yan mararating at mangyayari if you will not try and conquer your fear. Are you learning? Yes. Okay. So mahaba ito mga time, pwede natin panuwarin. Gusto nyo 3 hours to? Sa skip na lang po natin ito. Transform your fear into action. Transform your fear into action. Gain mastery of your business. So yung negosyo natin, mga kapatid, umiikot lang yan sa 3 o 4 na basic seminars. Sino dito nakatid na ng SBP? Sa mga bago. Atendan nyo po SBP, SBO, SPT, ito po yan, at SST. Sama nyo ni SST, Sante Systems Training. Ang inaatinan nyo ngayon ay SBO, Sante Business Orientation. Ang una nyo dapat natinan, SBP, Sante Presentation. You attend the Sante Product Training. We conduct that Wednesdays and Saturdays. And SST upon request and once a month. Yan yung ating engage cycle. Okay. Be the right person for the right opportunity. Question. Do you believe that Sante is the right opportunity? Yes! Sante is simply the right opportunity because it has produced and created so many successful people. Napakarami na pong napagaling at natulungan ang ating produkto. Tama ba yan? Yes. 50% of the requirement, right person, right opportunity. Yung 50% provided na ni Sante. All you have to do, kasi success is defined as when the right person meets the right opportunity. Pag daw nagtagpo, yung right opportunity, yung right success yun. Ang good news, Sante has provided 50%. All you have to do is be the right person. Yun yung missing 50%. So how do you become the right person in this business? Gusto yun ang good news? Yes. Eto, itong ginagawa nyo. Knowing about the business, studying, giving time, di ba? Devoting time to learn the business, is actually you developing yourself to become the right person. Do you want to become the right person? Yes! Okay. Huwag uuwi hanggang 9:30, ha? Okay. Joke lang. This is the ABC to success. And of course, we'll start with A. And A is for? Apple. Okay. A is for attitude. Sa business natin, and in life, importante ang tamang attitude. Tama-tama. Diba? Kahit mahusay ka, kung sablay attitude mo, kahit ikaw pa yung pinakamahusay sa school, pinakamahusay sa trabaho, pag masama ugali mo, wala yun. Gets no? Sa buhay, importante ang tamang attitude. Now, in this business, in particular, you need to have at least this, a good learning attitude. Ano yung good learning attitude? Good learning attitude. Yung may magandang attitude sa learning. May good learning attitude. If you're open about learning new things in this business, that is the seed. That is the seed na kailangan for you to grow and become a full growth tree. Doon magsisimula lahat sa good learning attitude. Let me expound on that. Lahat tayo may goals sa buhay. Tama mali? Lahat tayo may goals, may mga dreams. At hindi mo mawawala sa mga dreams natin, siyempre lahat tayo gusto natin magkaroon ng sariling bahay. Tama ba? Meron ba dito walang pangarap magkabahay? Pangarap niyo ba magkaroon ng dream house? Tasa kamay. Yes. Another dream of ours, magkaroon ng mga sasakyan. Dream ba natin ito? Yes. Magkaroon ng 20 million savings sa bangko. Yes. Gusto natin mag-travel. Yes. Now, all of these things shall be added unto you.
Itong lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, mabibili mo unti-unti. Siyempre, pag lumaki na yung commission mo sa Sante, tama ba? Yes. Siyempre, malalaman. Now, I want you guys to understand. GLA is the key. Sabi sa online, PM is the key. Sa business natin, GLLA is the key. Let me expound. Para lumaki cheque mo at mabili mo to, malinaw ba sa ating lahat na kailangan may network ka? Yes. Diba? Kailangan may network ka. Thank you, please. Kailangan may network. At kailangan big network. Pag lumaki network mo, lalaki commission mo. Tama mali. Alangan mo, wala kang network, malaki cheque. Huy! Gets nyo? At ang kasal, butat mo lang kayo. Nagpa-print pa kayong t-shirt, bull. Di ba? Pangalan nyo, bull, eagle. Bull, eagle, naging girl pa eh. Tama? O sigaw ba yung mga eagle? Aw, aw. Di ba hindi ka panipaniwala? Para lumaki ang commission mo, malinaw ba sa atin, kailangan nyo maki-network? Now, for you to have a network, para magka-network ka, there are skills required to handle a network. Do you agree? Yes. And what are these skills? Is presentation a skill? Yes. Magkaka-network ka ba? Hindi ka marunong mag-present? Hello? Kinakabahan na iba? Ito lang, mag-present ba? Opo. Hello? Nakakita ka ng negosyo, hindi-discuss, hindi walang meeting? Kailangan mo ng meeting, kailangan mo ng presentation. What else? Is selling a skill? Yes. Yes, you need to learn this skill. What else? Training your team is a skill. Hindi pwede ikaw lang nagsasalita. Kailangan matrain mo para natuduplicate ka. What else? Even organizing a meeting, skill din yan. Pati nga bonding skill din. Kaya na nagpipizza, nagpipake of the law. Now, you will only learn these skills if you have the knowledge. Kasi dyan magsisimula. Kailangan matutunan mo, pag in-apply mo yung knowledge, it becomes skills. At yung skill, may levels yan. Yung presentation, may level yan. Iba yung level of skill mo kung one-on-one presentation, higher level of skill kapag home party, higher level of skill kapag malaking presentation na, higher level of skill pag international na. But it's still the same SBP presentation. Are you with me? Yes. Now, how do you acquire the knowledge you need? Learn. How do you learn? You attend. Bottom line, attitude. Pag dito, walang good learning attitude. Ayaw mo tayo. Alam ko na yan, may sakit na acne. Alam ko na yan. Ayaw mo tayo. Networking, bilog-bilog, pare-pareho lang yan. One left, one right, one five. Di ba gano'n? Pag meron kang gano'ng sakit, wala kang good learning attitude. Hindi umatid. Hindi umatid, hindi natuto. Hindi natuto, walang alam. Walang na-develop na skill. Walang na-presentan, walang inuusap, walang nabenta. After 2 months, binabalik na yung builder pa, boom, walang bawas. Apply. Pwede ko mabalik yung, ano, ito na, 5988. Yung 12 na supply, nandito pa rin eh. Di ba? Akala yung 16,000 ko. Dahil walang skill, walang network. Naturan. Magugulat ka, wala kang invite, wala kang kausap, wala kang nabentahan. Tapos tatanong sa apply mo, ah, pasok na ba ako sa China? Oo, sa Wuhan. Are you learning? Yes! So hindi mo kakaroon ng big network. Swerte yung magka-network. Swerte. Tama, di ba? Oh. Since walang network, hindi lalaki cheeky. Hindi na bang i-check eh, hindi mabibili ito. Gets nyo? O balik taringin natin, may good learning attitude ka. Diba? Sabi ng upline, may dream building, may team building, may meeting. Every time you force yourself into any Sunday activity, you grow. Bakit mas matitibay ang nag-head office, ang nagpo-branch, ang ginagawa ang business everyday? Because they submerge and immerse themselves to the business. Yes. Kapag lagi wala doon sa negosyo, nag-hibernate ka sa bahay,
Kinamusta ka ng apply mo? Apply mo, online naman ako eh. Dota naman, tinitira, di ba? Wala rin. Online niya. Online games pala. Okay, so, iba pa rin yung ma-attend ka meeting. Doesn't have to be here in the head office. Hindi ba isi ha? I mean, Big Ten. Big Ten. They were the biggest sa San. Grants lang na yung mga yan. So it doesn't anywhere na pwede kayong mag-sama-sama, mag-meeting, the branch or what, pwede kang lumalit sa negosyo. Pero every time na lalayo ka, parang baga yan eh. Baga. Kahit bagang-baga ka, pero humiwalay ka dun sa karamihan ng mga baga. Pag hinagis ka sa tubig, wala pang ilang minuto, wala na yung apoy mo eh. Gets no? Same thing sa negosyo natin. You want to keep the fire burning? You want to keep the fire burning? Yes. Stay in the fire. Makes sense, di ba? Hindi yun eh. Parang nagbablada ka kalagi. Sama ka doon. Kusan may sundo, kusan may fire, kusan may sizzle. That's why we call it sizzle. Kusan may kumpula ng mga... Pag may nakita kayo mga elite, nagkukumpula, pumunta na kayo doon kahit di kayo ni-invite. Dikit niyo yung tenga nyo doon. May mapupulot kayo. Diba? Pag may nag-iikot-ikot dyan, huwag rin nakakapit-kapit yung walang pinag-uusapan. Wala yun. Tapos pag mayroon magandang usapan, di ba? Pag may nagtotong mix na, pakisumbong na usapan. Are you learning, guys? Yes! GLA, guys, believe me. Ako po ba tandal-dal-dal-dal ko? 20 years na ako nagsasalita. Kasi sobrang handy pa rin ako makinig. Pag may kausap, pag nag-uusap-usap po kami na elders, hindi siya po, mga senior dito sa negosyo to, we learn from each other. Gusto niyo yung tip? Yes. Ang YouTube po libre, nabalitaan niyo lang. Pumili ka ng mahusay na speaker na ma-appreciate mo, then you listen to them. Sa mga girls, listen to Mel Robbins. Dahil niyo magukulat, Mel Robbins. Hindi Mel Changwa. Wait pa sa oras. Mel Robbins. Sa... Mel Changwa. Huwag pa kayo doon. Hindi ka lang. Ano na namin dyan? Saka si Gary Vaynerchuk. Gary, V-E-E. Search nyo. Sa marami hindi kayo matutupunan. So, hindi, kahit kami kasi, lalo kami na matagal na nagsasalita, mauubusan kami ni Kukwento eh. Kung hindi kami nag-learn. So, that is why kayo po, lalo bago kayo sa business, you learn every day. Good news, it's free. Nung araw, para kami matuto, nung po forever pa ako sir, nung araw, punong-puno yung seminar room, hindi mo maririnig. Kukuha ka nalang tape recorder, i-dedicate mo sa speaker para marinig. Hindi yung speaker na nagsasalita, yung speaker na didikit mo doon sa walls. Para lang marinig, didikit pa sa speaker. Now, tapos na tayo sa A. That's attitude or good learning attitude. Let's talk about B. Pakibasa. Believe. Yung mas malakas. Believe. Yung malang B. Believe. Okay. So in this business, kailangan matibay yung belief mo. Belief in what first? You need to have a solid belief in the company. Hindi pwedeng hindi ka naniniwala, pero gusto mo yumaman sa Sante, tama ba? Tinanong ka, gusto mo yumaman sa Sante po. Pero yung Sante, tinatago mo. Pag tinanong ka ng business mo, ano yung barley eh? Pumakay ka ba nun eh? Diba? At wag mo na i-try kasi ano naman din eh. Hindi naman ako full-time dito. Sasali sa iyo. At pag ganun yung ano mo, yung bilip mo, babaw. Please kapag, pwede pa ba, brother? Isang paper bag. Oh, dami laman ah. Okay. Pag meron kang paper bag na ganito, the reason why may mga nakalagay na ganyan is for you to advertise it. Sometimes pag nasa gym, iniipit ko pa mabuti. Lalagay pa sa paper bag ng guys para hindi kita barley pa lang. Ganun. Kailangan proud ka. Tama ba? Yes. So, pwede. Kandung mo. Okay, kung hawak mo lang ito, nasa jeep ka, diba? Gawin mo lang paraan na ito binabasa-basa mo. Sa mo, from... Ngayon, pag medyo gumagay niya ganyan, huwag nang pahirapan, lapat. Ilapit mo sa... Why, hindi niya mabasa kung ano ito, din lapit. Pagulan niya sa mukha niya. Pag wala kong mapansin sa'yo, basahin mo. Dire-diretso ka lang. Meron titingin eh, di ba? Pure barley. Sigurado may papansin eh, di ba? May papansin. Pag pinansin ka, mamalang nila po ito. Conversation na. Ay, gusto niyo pa isang technique? Pag may sasay ka, sino yung sasay sa'yo? Pag may sasay,
technique dyan eh. Patong natin mapapansin ka. Imposible hindi. Sure yan. Ewan kung may kumagawa na. Di ba bago natin inumin ito, pinipitik-pitik? Kasi nakatrap yan sa corners eh. So pipitik-pitikin mo yan. Kapag break time mo, may kausap ka. Habang nagpapahinto siya, pitik-pitik ka lang. Ah, talaga? Matapos. Di ba? Pag nakakasampu ka na tatalik, ano pinipitik-pitik mo yan? Ay, Marley, inumin ko kasi ito. Ano yan? This is the only vegetation on earth that can support the species. So automatic, meron ka na, be proud of your company. Tama, be proud of the company. Kasi this company is something to be really proud of. Imagine, for only 4 or 5, 59.80, you are part of a growing company operating in 10 countries. Diba? Napakababa nga actually ng entry fee, 59, may business ka, 10 countries. Nationwide, opisina mo at the heart of Ortigas, Center of Commerce. CB dito eh, Central Business District, Makati and Ortigas. Pag tinanong ka, saan ang office no? Eton Cyber Park, Corinthian. Doon sa Corinthian pa lang, mababaliw na yung kausap. Diba? Corinthian? Diyan o, diba? Lugar na mayaman. Saan? Across Galleria. Pag di pa rin mag-gets, bago dumating ng POA, sa aking kandila. Ngayon talaga magigets nyo yan. So believe in the company, be proud that you are part of a very stable and growing company, and that is yes. Next, believe in the products. Para maging effective ka in selling and endorsing the products, dapat makikita sa'yo yung produkto. Tama rin, health product, hindi ka pwedeng mukhang may sakit. Tama di ba? Ay, maganda po sa health. Mukha. Dito po. Kailangan mo ako healthy. Health products eh. Tama rin. Make sense? Yes. Tapos pinatrain pa yung toothpaste. Ma'am, nakakatanggal mo ng bad breath to. Sabi na kausap mo talaga. You have to be a product of your own product. Do you agree? Yes. Next, believe in the system. So, explain na natin to. Maganda may system? Yes. Okay. What else? Believe in your mentor. Yung mentor mo, ang mentor, ang upline downline relationship, parang ayan, parang relationship din talaga yan. There will always be times na may tampuhan because there is such genuine concern. Ang upline downline. Yeah. Siyempre, pag ikaw yung downline, pag hindi ka napansin, andyan yung hindi mawawala eh, tatampo. Pag ikaw naman din yung upline, ikaw yung mentor, diba? You want the best for your mentor, mentee, yung downline, your partner. Pag hindi ka rin binibigyan ng panahon, kaya hindi maaaring walang gano'n eh, tampuhan. Since time immemorial, nung araw pa nung network kami, hindi mo mawala yan. Pero believe me, that is just deeply rooted with genuine concern kasi. Kaya mamahalin yung upline nyo. Bakit? Most of the time, ang upline ni hindi mo patugo. Most of the time. Bira-bira yung sa akin, tatay ko mismo, upline ko, bira lang po yun. Most of the time, ang nag-i-invite sa'yo, at nag-motivate sa'yo, at nagsasabi sa'yo that you can, di ba, you can succeed in life, are actual strangers. So imagine that. Tsaka pag ang upline mo, hindi ka na kinukumusta, hindi ka na kinukulit, kamahan ka na. Lalo pag tinanggap ka na, tinanggal ka na sa group chat, lalo no. Hindi ka na nag-left the group, kick doon. Okay, so pag hanggat may group chat, at saka si Apply nag-update doon, be thankful. Kasi he can always find somebody new. Yes. Di ba? Ayaw mo talaga, ayaw mo gumalaw. Ayaw mo gumalaw, di iba yung ginalaw. Iba na yun. Are you learning? Eh, sorry, ah, may ganun joke, eh, di ba? Apply nga, yung gumalaw, ginalaw. Mali yun. I like ako. Okay. Are you learning? Love your mentor. Pero huwag yung love na naman na ano, ha? Pag-uwi mo na, sabi si Apply. Parang, parang iba yung definition yun. Pag masyadong motivated na motivated. Ngayon, nag-away na kasi talaga dyan. Saan ka galing? Kasama ko si Apply. Grabe si Apply. Baka yung babaisip eh. Are you learning? Next, believe in your business partners. Believe in your business partners.
Kapag sa isa o dalawang business partner, hindi ka, alam yun, if you don't know how to take care, kaya, okay, Ending, I love you. Parang bago kulay ng buong buhay. Believe in your business, ha? Natural. Believe in your business partners. Guys, look at this. Everybody wants to have a legion of network. Isang malaking-malaking network. Pero kung isa, dalawa, tatlong downline, hindi mo alagaan, what more isang malaking network? May hinahanap lang ng address ng isang branch, hindi mo ma-provide, hanapin mo na lang sa website, ano ba? Tinanong pa, apply na lang yung ED. ED, wow! If you don't have the patience, di ba? If you don't have the patience and genuine concern to every downline, kung hindi mo kaya sagayin isa, dalawa, tatlo, do not expect magkaka-network ka. Because sa pagiging apply, ay, hindi po ito biro. Tama sa Joel, you will go beyond what is necessary. Minsan, yung oras na para sa pamilya mo, lalakawin pa. Kaya ideally, isama ang asawa yun mo para pagkasama kayo anywhere you go. What am I trying to say? Dahil pa nito ang actual parenting. Dahil pa yung actual parenting. Kung mapasensya ka sa anak mo, minsan nga wala yung uusa PC na pasensya mo sa anak. Tama, di ba? Malis, bumalik. Tatanggapin mo pa rin eh. Para ka magulang talaga, di ba? So, kung meron kang, kung mahuhukay mo sa puso mo yung gano'ng concern. At ang weird pa nito, ito, this is what I love about this business. We always talk about dreams every day. Diba? And we encourage each other every day. And that doesn't happen outside of this kind of business. Hindi nangyayari sa labas ng negosyo nito. Sa bahay ba may ganun? May meeting, may season. Diba? Anak, family meeting. Walang ganun. Walang motivate, walang dream building, walang ganun. Diba? Isang bagsak. Pero dito, araw-araw, palakpakan. May pangarap mo. Diba? May pangarap ka ba? Bang. Isa, kahit wala kang pangarap, dahil lahat sinasabi pangarap na rin ako, diba? Magkala pangarap bigla eh, kahit wala eh. Kasi, pinag-uusapan dito positive. Kaya pinag-uusapan dito yung possibilities. Kaya mas ibabag yung sarili niyo dito. Kasi sa labas, paglabas pa lang ninyo, wala na agad. Motivation, wala. Kaya ito, hay na hay ka ngayon, di ba? Tumatawa ka si Rian, tatawa lang tayo dito. Paglabas mo pa lang, marami na maaway. Kailangan ng kalaban. Tawag natin dyan, dream stealers. Ninanakaw yun. Pangarap mo pa lang, ninanakaw mo. Pinapangarap mo pa lang. Pag-uwi mo pangalan eh. 100% ka pagpunta mo dito. Pag-uwi mo, mabawasan na yan. Kasi yung mga negative na. Saan ka galing? Naku. Pawe, grabe. Patay ka dyan. Nadali ka. O gano'n, di ba? So that is why, pag kami may pagkakataon magsalita, especially for the first timers, we really give it our all. Pag pinipigyan namin yung isip namin, di ba? May transfer lang namin yung konsepto. Kasi we can only hold you for 2 hours. After na, uwi na kayo. And 20-30 years ng buhay mo yung system mo. Hirap mag-uwi ng 60 minutes or 120 minutes. Are you learning? Yes. Puti ngayon, we have at least 180 minutes pa rin. So, next, believe in yourself. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes. Yun talaga eh. Pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, hindi ka makakarito. Tama diba? Ba't tinanong ka, apps, nakakamotsi ba tayo dyan? Sabi. Nakaka-travel, nakaka-travel ba tayo dyan? Pabigay na yung 5988 ha. So, Brad, talaga ba nakaka-travel tayo dito? Sabi eh. Hindi ko bibigay 5988 eh, atras ko eh. Sasama lang ako sa tao sigurado. Tama ba? Yes. So kailangan ikaw mismo, naniniwala ka na meron kang pupunta sa business na ko. Dahil totoo na mo meron. Yes. Business, hindi ba tao ikaw? Bago ka mag-invite dito, invite mo muna, invite mo sa... Diba? Kailangan tumating ka muna sa point na adik ka kumating ng mga trainings.
Kasi na-enlighten ka, na-empower ka. Are you learning? Yes. Di pwede hindi ko ikwento to. Pia, I love the words back. She so believed in herself. 3 times na sumali ng Miss Binibili Pilipinas University. Still remember that? Yes. 3 times. First try, 2013. First runner-up. Pag ini-interview, yung 4 na kasama niya, may corona lahat, siya lang wala. Masamang-masamang kalooban niya. Imagine lahat may corona. Ang role lang pala ng first runner-up, reliever. Pag isa doon hindi nakapunta sa pageant niya, sa pageant, yun ang siya ang kapalit. So, di ba, may isang nadenggi doon, hindi nakatuloy, siya ang kapalit. Yun lang ang role niya. So, may isang reporter na tanong, Pia, how does it feel being the spare tire of the group? Spare tire, reserva. So, sabi niya, jo-join ko din siya the following year. 2014, she joined Talo. As in, hindi na runner-up Talo pa. Pero she was so motivated to really have a crown. On the 3rd year, she wanted to join again. Pinigilan na siya na lahat ng kaibigan niya, mismong nanay niya. Huwag ka naman, mag-join ako ngayon, 3 years na yun. Diba? Pag 4th year, ano na yun, college ka na, di ba? Parang ano nag-college sa Binibining Pilipinas. Pero sabi niya, I want to do this. Tinuloy niya. On that 3rd year, yung 2 taon na natalo siya, worked to her advantage. Dahil 2 taon niya na nag-Binibini Pilipinas, advantage na siya. Kasi yung stage, alam niya na yung kabisado niya na, yung dubstep, 3 years niya na sinasayaw. Siya pinakamaganda sumayaw. Yung marker, alam niya na kung saan titigil, di ba? O, pagpapasyal sila ng Palawan, di ba? Tapos pumunta sa, o kaya sa Bohol, yung tarsier niya, kilala na siya eh. Sabi niya yung tarsier. Pwede naman, di ba? So it worked to her advantage. Dahil siya ang pinaka-senior doon, nanalo siya. Binibili Pilipinas Universe. Then she was sent to the States. Sa sobrang naniniwala sa magiging Miss Universe, ha? Nangyari hindi pa nangyari. Sa history ng Miss Universe, talo na nanalo pa. Di ba talo na siya doon? Yes. Colombia na eh. Commercial na na eh. Pag after commercial, bumalik si Steve Harvey. There has been a mistake. Miss Universe, first runner-up is ang lesson doon, mga kapatid, if you are that kind of person who believes in yourself, kahit anong failure pa, as long as you do not stop trying, success will come into your life. Yes! Bibigyan. Tama di ba? Bibigyan. Kunwari, hindi ka nag-EV ng 2016. Huwag naman EV, diamond naman. Hindi ka nag-qualify sa travel, hindi ka nag-qualify sa car. 2017, try ulit. 2018, try ulit. 2019, 2020, try ulit. Yes. Tama mali. Bibigay din yan. Another example, Mount Everest. Sa unang nakaparig niya si Sir Thomas Hillary. Search niyo. Sa Facebook, friend ko siya. Si Sir Thomas Hillary, nung malapit na siya sa summit ng Mount Everest, about a few thousand steps away, may storm na parating. Kulang na sila sa oxygen, kulang na sila sa lakas, kulang na sila sa supply ng pagkain. Na kung itutuloy nila, pwede sila makarating, pero hindi sila makakabalik pababa. So before siya makarating ng summit, he decided, sabihin sa team niya, bababa tayo. Bababa tayo. Kasi yung Mount Everest na yan, next year, 32,000 feet pa rin yan. Hindi na lalaki yan. Pero tayo, lalakas pa tayo. Gagaling pa tayo. We can prepare and be better and be stronger and come back para i-conquer ang Mount Everest. If you want to clap up, you can. If there are years na feeling mo olas ka, if there were years in the past na feeling mo olas ka, that you deserve, by this time dapat may gotcha na ako, by this time dapat may savings na ako, by this time dapat may sarili na ako, by this time dapat may jowa na ako, whatever the goal is, whatever the goal is, as long as you believe in yourself that you deserve that kind of success, and as long as you find ways, video, as long as you find ways on how to do it, nandyan yan. Nagigets nyo? Nandyan yan. Minsan yung inaakala natin imposible dahil pinaniwalaan natin imposible. Sabi ng Adidas, impossible is nothing. Sabi ng Nike, ano? You love, just do it.
Look, pero kung iniisip na imposibleng bagay, let's say ganito, I want to meet Catriona Gray in person. Sample lang naman yun, nanonood ang asawa ko. Na-example ko lang ito. Let's say you want to meet Catriona Gray in person. Kailan niyo ba si Catriona Gray? Yes. On an ordinary kind of mindset and frame of mind, imposible yung mangyayari. Tama nga rin? Imposible. Paano kung mamimit eh? Imposible naman. Pero if you try to find ways, video ha, possible. Nasa ABS na siya ngayon. Tama? Andun lang yung madalig na sa Quezon City. Ang lapit lang. Umanap ka nung pwedeng magpabukas sa showtime. Whatever possible, discard it. And you will find yourself, if you really put your mind into it, mag-research ka, nagbubuk ng showtime, na-meet mo, kinontak mo, tinawagan mo, magkano ticket, 500 kung meron man, nabook ka, pakita mo si Catriona, naglakad, sayo ka nung kontak niya, di ba? I like the way. Tiktoker lang nakakagets na. Nakita mo, pasimple ka, pam! Nangyari dahil you put your mind into it and you... Paano ko sabihin ito? Lahat ng paraan nandyan, kailangan lang kakalkalin mo. Gets nyo? Who wants 100,000 Christmas money in December? Na 100,000 pang noche buena lang talaga, tapos dalawa lang kayo nag-asawa mo kakain. That can be possible, tama? But not every year you have 100,000 as Christmas money. Gets nyo? Guess what? If you really put your mind into it this year, ang sagana ng Pasko mo. Ngayon pa lang alam na sure ka na. Yes! Are you learning? Yes! So that's how you, guys, yun na yan. Dagdag natin. Believe in your Creator. Do you believe in God? Yes! Iba pag partner natin siya. Diba? Pag may blessing, pinag-pray mo, Lord, sana po successful yung mong party. We don't know how prayers work, but it always does. Diba? So may papunta ka sa prospect mo. Tapos nag-pray ka, medyo feeling mo malilate ka. Pray ka sa plate, mabilis lang, Lord. Sana po, abutan ko pa siya. Sana po, open-minded siya. Diba? Hindi mo alam, paalis na, dahil nag-pray ka, nabali yung takog, bumalik sa bahay, nabutan mo. Lord, sana po, maganda yung mood pag nabutan ko. Nung umaga, nag-aaway ng asawa, bad mood, pero nanood na showtime, after 30 minutes, good mood na, pagdating mo, positive. We don't know how it works, but it does. Prayer does work. Amen? Yes. Now, C. C stands for? Commitment. Dito nagkakasapatan. Attitude. Naniniwala. Pero dito nagkakatanong. Sa level of commitment. Paano man lang pag isang tao committed? Sa mag-boyfriend, girlfriend. Paano malalaman pag committed sila sa isa't isa? Ha? They care. Diba? If one of the partners doesn't care, that is not a sign of commitment. Hindi ka man lang tinanong kung nakauwi ka na. Committed ba yun? Hindi ka man lang tinamusta kung buhay ka pa ba? Diba? Dahil 3 months ka na pa nandito yung text ng jowa mo. Commitment pa ba yun? It's in the actions. How do you know if one Sunday business owner is committed to his business? Not in words, but in action. Yes. Nagpapakita. Nagbibenta. Nagpapurchase. May one-on-one. Na-attend. Clearly. Committed yun. Now, meron dalawang klaseng committed. Beware. Diba? Committed. Yung isa, committed. Yan, committed yung utang. So, saan ka dyan? Apply committed ako. Spell mo nga, di ba? Committed po talaga ako, committed. Now, ito yung sample. Committed ako. May dalawang kahit magkaibigan. Gusto nilang mag-lose ng weight. Gusto nilang mag-firm ng katawan. Eto ngayon. Tuwing Wednesday, mag-gym sila. Come this Wednesday, malakas ang ulan. Si partner A, ito yung committed. Si B, ito yung hindi committed masyado. Nung nakita ni B, maulan sa labas, ay hindi kami matutuloy mag-gym, tutulog na lang ako. Committed, hindi? Hindi.
Nakita niya, uy, umuulan. Di kami makakapag-gym. Sa bahay siya nag-exercise. That's the difference between a committed person to a person who's not committed. There are three levels of commitment. Level one, I will try. Level two, I will do my best. Tipi na kamalalim. I do whatever. Para kung gusto na. Whatever it takes. Patay kung patay, ika nga. Kung ano man ang kailangan gawin. You have to bring yourself to this level because this is where success begins. Kapag nandun ka pa rin sa I will try, I will do my best, hindi pa yun. May nasusunog na building. Ninth floor. May nahulog na bata. Na out of the crowd, may nagtatakbong alin. 250 pounds. Nasala yung bata. Palakpakan yung mga tao na video pa. Nag-trending sa Facebook, sa YouTube. Kaling pounder, grabe. Ooh. Kasi yung 250 pound na alin, natakbo, nasala yung bata. Sobrang manghang-manghay yung mga nakakita. Isa doon, isang running coach, athletic coach. Sabi niya, galing mong ginawa nung ali, ipapagawa ko rin sa aking mga runner. So pinatakbo niya isa-isa yung mga runner niya, naghulog siya ng maligim, sinlaki ng batang nahulog. Nung na-witness nila, isa-isa tumakbo, believe it or not, walang nakasalo. Takat-taka siya, ang lalakas nyo, runner kayo. Yung ali, 250 pounds. Nasalo, ba't kaya hindi nyo nasalo? Hindi nyo nahabol. So habang pinapagalitan niya yung mga runners niya, nandun pala yung ali nanunood. Kumakain ng boy bawang. Iba-iba yan, every person. Masabi, Mrs., di ba kayo yung, opo, coach, ano yung pinagagawa mo? Yung tinakbo ko kahapon? Kaya nila yan. Kulang lang yan sa motivation mo. So ano po ba, ma'am? Ano ba magbibigay niyong tip? Ano po, coach, matatakbo nila yan. Simple lang. Gusto mo ba matakbo ng mga runner mo yan? Kung yan ay may mga anak, pasundo mo isa-isa. May tricycle sa amin dyan, pasundo mo isa-isa. Tapos ano mong gagawin natin, ma'am? Yuhulog natin isa-isa sa bata. Ayaw mo na lang hindi nila matakbo. Yung palang nahulog na bata, anak mo, Ali. That is why kahit ko nang bigat na 250 pounds, nahabol niya. Hindi pwede, I will try lang doon. Kailangan whatever it takes on. Tama di ba? Pwede ba I will try? Nahulog yung anak ko, ma, I'm falling na. Sabi ng nanay, nak, I will try, no promises. Alam mo naman, mabigat si mami. Siyempre, whatever it takes na yun. Lahat tayo may mga hidden strength. We call it adrenaline rush. Lumalabas yan in times of emergency. And deep need. Lumalabas yun. Pag malalim na malalim yung dahilan, lalabas yun. On a normal occasion, hindi mo kaya bumuhat ng refrigerator. Tama, ma'am? On a normal situation. Pero pag nasusunog ang bahay niyo, believe me, kahit puno pa yan ng tubig, di ba? Pabubuhat mo. Nulugan mo pa ito. Hindi ko ba yan, diba? Kasi nanay mo sa kabila. Nanay, kapit lang. Pabubuhat mo. May mga bagay na kaya mong gawin, magugulat ka, dumadating lang. Kapag in times of desperate need, doon lalabas ang whatever it takes. Okay? Let's say, ginindak ko yung mami mo. Sample lang, ha? Siyempre, mahal yung nanay mo. Tama ba? Ginindak ko, sir. Ginindak ko. Ang deal natin, kailangan mag-produce ka ng 50,000 ngayon, bukas. Ginindak ko na. Inuwi ko sa amin, sa Metro Gate, Dasma. Black. Diba ang address namin? Diba? 3 lot. Umutak ko eh. Bukas ng alas 6 ng umaga, dala mo 50,000, makikita mo na ulit na rin mo. Diba? Pinag-barley ko pa. Pero, pag hindi ka nag-produce ng 50,000 bukas ng umaga, dinala mo sa amin sa Metro Gate, hindi mo na siya makikita. Makagawa kang paraan. Isa makakabalagod sa natin mo. Makagawa mo ng paraan, di ba? On a normal situation, sabihin ko, produce ka ng 50,000 yun, hindi magagawa yun. Tama? Pero, kung kailangan gawa ng paraan, that is why emergency, kailangan natin pera, di ba? Sa hospital, nakagawa tayo paraan. Pero on a normal situation, you cannot produce that kind of money. Are you with me? Yes.
So the secret to success is simply find that deep, deep reason on why you will do it. Kasi pag hindi malalim ang reason, hindi ka gagawa. Pero pag malalim ang reason, lahat kaya mo gawin. SDP, sisiw lang yan. Product demo, papailamin yung bumili yan. Kahit takapikit, kaya mo yan. Tama di ba? Kunwari, yung mag-ultimate pack sa'yo, sige lang, pailawin mo yan, yun lang. Papailaw mo lang yung bumbilya, mag-ultimate pack. Siguro dalawang minuto, nataka, na-research mo na agad, no, paano pailawin niya? Alam ko na, upang! Ultimate pack eh. Are you with me? Yes! The house are nothing. Yung mga how, madala yan, wala yan, madali yan. Yung why, ang magpapagalaw sa'yo. Yes! Yung why. You have to find that deep, deep reason. Paano mong papalalim yung reason mo dito? Simple lang, karga mo dyan. Take responsibility. Take responsibility. Ikarga mo dyan. Wow, may malaking challenge sa bahay, sa pamilya. Sabi mo akin yan, kukunin ko yan. I-ready ang kanilang old age, ang parents mo, you take that responsibility. Karga mo dyan. All the reason na pwede may karga, pabigatin mo ng pabigatin. Hanggat magaan yan, hindi ka kumukuha ng malalim na, no, na responsibility, hindi ka gagalaw ng malupit. Kasi habang magaan yan, gusto mo lang 5,000 extra income para lang pag ano, malapit na sweldo, may extra ka. That's too shallow of a reason, mababaw. Gets nyo? Parang yung day weighing scale. Pag mababaw to, magaan to, ang bigat ng trabaho. Maliit lang reason mo, 5,000 extra. Ay, SVP, ano oras matatapos? 9:15, hindi pa tapos yung speaker. Ano ba yan? Kung hirap naman yung maman. Tama, di ba? Kanina pa nagsasalita yun, di ba napapagod dyan? Look, bibigat to, pag magaan to. Tama? Pero gagaan to, pagpabigat to. Yes. Palalimin mo yan. Nakasalala titulo namin, wala na ibang tutubos, itong dalang talaga. Tama? Yung bahay nyo, isang anay na lang din nakakapirma. Yung nakaganyan na lang yung kanay, gano'n ba? Gano'n pagbitaw na po. Di ba? I don't know your reasons. Baka mayroon kong bahay sa probinsya, gusto mong pagawa, bahay ng lola mo, whatever. Diba? Hindi mo alam mga sitwasyon, kung kayo hahanap yan. Pag nahanap mo yan, and you take responsibility for that, believe me, you will become a totally different person. Ito gagawin ko. Ikaw mismo magtatanong sa akin, paano i-hit yan mo? Paano i-hit yung Asian Cruise na yan? Paano i-hit yung coach na yan? Paano ba maging yan? Nga-akit ako dyan. Iisipin mo yun. Iisipin mo yun. Kapag ito nilalimit mo. And believe me, it will always be possible for anybody in this room to become a Sante elite. Anybody in this house. Yes. In this room. Can be a Sante. Kaya nadagdagan namin yan at the moment. Sante elite 100. Kasi dami na eh. But it all will start into finding that deep, deep reason. Kailangan alamin. Kailangan hanapin. Paano nga hanapin? You can simply go to your home. Lobat na. You can simply go to your home. Tignan mo yung sitwasyon ng parents mo. Tignan mo yung sitwasyon ng mga kapatid mo. Kasi pag tulog daw, yung deep sleep, pag masaya mo ka, happy yan. Pag convenient yan, happy yan. Kasi pag araw, pag gising yan, pwede pa nalang tago eh. Pero pag yung deep sleep, pag hindi daw, uneasy daw yung mukha, yung parang hirap. May pain yan. Hindi sila happy. There's a reason why you are the person you're hearing this right now. Ulitin ko. May rason kung bakit ikaw mismo nakaparinig nito. Napakaraming member ng Sante. Tama. Bakit ngayong gabi, ikaw nandito, baka first time mo napapakinggan to, bakit ikaw nakikilig at 9:17.49 seconds? Sorry guys. Bakit napapakinggan mo? Pakampu ka pa dyan. There must be a reason. Naniniwala ba kayo lahat na nangyari sa atin? Yes!
Kahit iba yung religion natin, nagpa-pray tayo. Ano prayer natin? Lord, sana po masenso na kami sa buhay. Patulong ako, pamilya ko. Laging present yun. Tama o tama? Naniniwala ka ba si Lord na narinig? Narinig ka, Anjo. Pero hindi siya pwedeng dumarik, sumagot directly. Matatakot tayo. Imagine mo yung pipray ka, Lord, o baka yan? Hindi pwedeng sumagot directly. Pero, kinabukasan, or after a few days, you will see signs. Nagpa-pray ka ng opportunity. Na-invite ka dito. Tama, di ba? Gagamit kasi si Lord ng instrument para sagutin yung prayer. Kailangan lang. Kung ano ka rin, open ka rin dun sa answer. Baka naman, nag-pray ka ulit, Lord, Sante na ba talaga? Ba't networking, Lord? Wala nang iba sa kanya. Kung pwede na rin sumagot si Lord, wala ka masyadong puhunan. Ano ka lang siya siya? I learning. Gusto mo ng big time na negosyo, di ba? Ito yun. Kaya ng puhunan, 15. Tama. Eh kung meron kang malaking halaga, di iba yung papakita sa'yo. Para ba't ito yung pinapakita? Pwede ka kumita malaki, maling puhunan. Hindi naman lahat maririnig ang Sante. Kahit anong pilit natin, buong mundo maririnig ito. Buong Pilipinas, maririnig ito. Ay, posible. Kahit magkulong-kulong. Di ba? Rekrutin natin yung presidente, tapos magpa-SBP tayo. Malakad niya ang lahat. Hindi pa nila sasalihin. Kahit gawa natin ang paraan. Because not everybody will hear this. Ikaw na nakarinig nito. Ikaw na nag-pray para dito. Di ba? Ikaw na hindi makaalis kasi sa harap ang kainan mo. There is a reason why you're here. Are you learning? There is a reason why you're here. So, if you guys are waiting for a miracle in life, ito na yun. All you have to do is to act on it. Are you learning? Yes. Now to end, I want to end with a simple story. Okay pa kayo? Yes. Lahat tayo may challenges sa buhay. Tama o tama? Yes. Kaya nga tayo lumalaban eh. Kaya nga tayo mabangon kung yung nadatapa. So there's this one story of a donkey. Alam niyo yung donkey? Sa Tagalog, English na lang, donkey. Asno daw yung sa Tagalog, asno. So yung donkey, naglalakad siya sa disyerto, ahon-ahon na siya. Siyempre, pag ahon-ahon ka na, ano anak mo? Tubig. Gusto niya lang makainom. Now, from afar, may nakita siyang well. Sabi niya, uy, tubig, tapos siya. Excited siya makainom. So, sobrang bilis. Tapos siya. Pagkatalisod niya sa bato, nasut siya dun sa well. Nahulog siya. Ito, bad news. Tuyo yung well. Tuyo yung balon. Sabi niya, well, nahulog na ako dito. Hindi na ako nakainom. Na-trap pa ako. Sabi niya. So, umiyak na lang umiyak yung donkey. Hindi ko lang paano umiyak ang donkey. Sabi niya, umiyak siya. Habang umiyak yung donkey, hopeless case. May dumaan mga grupo ng kalalakihan. Nakita yung donkey. Kumawa naman. I-save natin. Diba? Kuha kayo ng tawag 911. Kuha kayo ng kahit na ano, ladder or watali. Save natin. Sabi ng iba, naku, masyadong malalim yan. Pag tayo pumunta dyan at sinave natin, baka pati tayo matrap. Hopeless case na yan. Pabayaan na lang natin. Alam mo, mamamatay na yan eh. Siguro, ang pinakamagandang gawin na lang natin, hindi patagalin yung kanyang agony. Tabunan na lang natin. Wow. Yung naging idea nila. Tabunan na lang natin para tapos na agad. Hindi na siya nahirapan. So itong donkey, diba, na-trap pa siya, how, nagulat pa siya, may bumabagsak na buhangin sa likod niya. Parang wow! Excited! Excited sila mamatay siya. So ako bumabagsak yung buhangin sa likod niya, pabigat na pabigat. Sabi niya, wala na akong plus case na. Pero, kung sinubukan niyang pagpagin yung bigat sa likod niya, nagulat siya, bumagsak lahat sa paanan niya.
yung buhangin. And I'm sure you are now imagining this. Bumagsak sa paanan niya. Humakbang siya. Napaibabaw yung paan niya doon sa buhangin. So he discovered na kung papagpagin niya lang kahit anong dami ng buhangin, kailangan niya lang pagpagin kahit pagod na siya. So patuloy na bumabagsak ang buhangin, papagpagsak pa rin. Wala nang lakas, pero pilit pa rin pinagpag kumakba. Until tumas ng tumas yung buhangin at siya nakalabas. Pagod na yung naguhukay, nagulat, nakalabas siya. Now what is the moralism of the story? Ang buhay natin puno-puno ng pagsuko. Di pa tapos ang isang problema, meron ulit. Di pa tapos ang isa, ito na naman. Lord, ano di ba ito? Pero there's no choice. You have to fight every step of the way. Hindi pwede magkukulong ka lang sa kwarto kung ano madalawang unang tapos sisigaw ka lang sisigaw doon. Walang mangyayari. Tama. Lahat ng challenges mo sa buhay, pwede mo actually gamitin stepping stone para mapagbuti mo ang sarili. Challenges are there not to kill you, but to make you better. Challenges are there to develop you. Kaya grade 1, grade 2, grade 3. Pahirap ng pahirap. Hindi ka pwedeng mag-pray ng madadaling challenges lang. May iba ay tumanggap ng challenges in life. Konting problema na i-stress. Tama ba? Tumas lang yung labada. Nag-status na agad sa Facebook. Hi buhay, dami kong labada. Labada lang. Ini-status mo na sa Facebook. Hello. Pero may mga tao na laki ng problema. Ready yung mind. Because, dinevelop nila yung sarili nila. Tumas na tumas yung level of capacity nila sa stress. Now you ask yourself, patay na ba yung aircon? Now you ask yourself, nasaan yung level mo of tolerance sa pain, tolerance sa stress, tolerance sa problem? Because every time you face problems, and you try to solve it, you become a better person. Are you with me? Yes. Right now, it's an obvious opportunity for everybody to grow through this business. Malaki ba matutulong pag kumasenso ka sa politika? Malaki ba maitutulong sa pamilya mo nito pag kumasenso ka dito? Yes! Mga kapatid, hindi ka naman mag-isang gano'n dito. Kasama mo lahat kami. Tama? Yes. Kasama mo lahat kami. All you have to do is keep an open communication with us. Kapit-kapit tayo dito. We don't know each other, but we are binded by barley grass. Yes. We are binded by our dreams. I hope everybody holds on. 2020 is an exciting year for everyone. If you're attending this for the first time, mamaya ang challenge sa'yo. Babalik ba ako doon? Papakita ba ulit ako sa nungulit sa akin? Dito ako sa Pandimanila kanina. Guys, do not make that simple reason a reason to come back. Diba? Find a deep reason na ka babalik. Because believe it or not, tonight is a meant to be for you. Tonight is faith in action. Ang nangyayari ito, naririnig mo ito, namatay ang aircon, naalala mo lahat. This is something you need to stick into your mind. Because tonight can be the start of something big in your life. Welcome to Sante International. Yes! Welcome to the world where dreams come true. Thank you very much.